Yo, welcome sa Milk and Wine Podcast. Sa mga babaeng gustong sumalang dito sa aming Milk and Wine, i-message nyo lang si La Bruja sa Instagram at la.bruja. Sa mga gustong maglagay ng logo dito, pwede natin lagay logo nyo dito, message nyo lang ako, shot by Lakika. Yeah, pakilala natin isa-isa ang ating mga boys. Wala ako nung last eh. Simula doon. Nice one, Rek. Ayan, gusto kong mga lipat ng camera. Yeah. Kika from the slums. Yeah. Angat ka konti, baka di ka kita dyan, pare. Frank Mendoza. Dessert. Bugoy na Oikoy. Oh, Budoy 613. Bakit? Ano nakakatawa? Siyempre. At siyempre, ang inyong lingkod, shot by Pudong. Yay! Papakilala na natin ang ating mga guests isa-isa. Ay, hindi, magpakilala pala kayo. Eto, galing na to dito eh. Nasa kabilang dulo, galing na rin. Pero pakilala ulit, pakilala ulit. Pero magpakilala pa rin kayo. So basically, medyo OG, OG na sila. Oh, OG to sa... Ganyan kasaya dito, tol, no? Ulit na ulit yung mga gusto nila umuulit eh. Ganun talaga. So magpakilala kayo, anong pangalan nyo? Saan kayo makikita sa social media? At anong ginagawa nyo sa buhay? Si Ante. Ako, yes. Yo, what's up? Yeah. Yo, what's up, guys? It's me, Maria 555. Walang iba, alam nyo na. From the House of Cola, Bleaching Forever Records. Yes, sir. Hi, my name is Angela. Hi. Wait, saan ka makikita sa social media at anong ginagawa mo sa buhay? Hi, my name is Angela. I'm not comfortable providing my social media. But you can find me at my Facebook, Angela Basilio. And I'm currently unemployed, but previously, I am senior technical support. Nice, thanks. MJ Bigstone here. Nagbibikini show, nagbibikini open, car shows, events, photo shoots. Yeah, I do. Thank you. Social media. MJ Bigstone, Mary Jeru Clamor. Ayun lang. Hi, everyone. I'm Erica Sierra, and you can follow me on my Facebook, Erica Sierra, and in my Instagram is Eka Sierra 12. And freelance model din ako, same as MJ. Nice. Next. Ah, meron na. Rosa's thinking ko, 19. Wala akong work. Di ko na alam paano ako nagkakapera. Basta ayun, gigig lang. Babae lang. Yung work niya ako, babae lang. Babae lang. Maganda lang. Maganda lang. Ayun, pag may mga gig lang, ini-invites. MVs, ganun. Pero wala akong permanent work. Pero nag-work ako sa CCA. Pero umalis ako kasi di ko nakayanan. Ganun. Social media, Rosa's thinking ko lang lahat. Rosa's. OG. Hello po, nagbabalik RKD. And makikita nyo po ako sa IG, Carlin Arkidoa. And my page is Arkidoa. See you there. Yeah. Yo, welcome sa welcome ladies, welcome. Welcome. Yeah, yeah. So, ano yung sabi mo nung yung dati mong work dito? CCA ka? CCA, pero gaano ka katagal nagganoon? 1.5 months lang. Mabilis lang. Okay. Hindi ko siya nakayanan kasi parang pag nandun ka na sa work, sabi ko nung una, paldo pag CCA, pero pag nandun ako sa spot na yun, parang tingin ko sa sarili ko kasi puta, kasi pagpipilian kayo, show up. Mm. Ikaw gusto ko. Mm. Parang, yun lang sa akin. Hindi, depende kasi JTB, KTB, magkaiba eh. Wait lang, baby. Enlighten me. What is the meaning of CCA? Customer assistant, customer care assistant. Di ba dati, like, ano siya? Okay. Medyo, table, tama okay. Ba? Okay. Magkaiba kasi yun, may JTB, may KTV. Ang KTV kasi yun yung may tinitake yung out. Yung sa'yo? JTV lang. So, ang JTV, ang pinagkaiba niya ay? JTV kasi is for example, guest. Sasama mo lang siya uminom, mm-hmm. Bobokahin mo, mm-hmm. Marami siyang mapapa-order na drink, okay, ganun. Okay. But sa KTV, at the end of the... So kailangan parang medyo lasinggera ka talaga pag kaganyan yung work. Kaya kailangan malakas. Kaya kanina yung... Puhunan mo ang atay mo. Oo. Atay yung puhunan. Sa KTV naman, at the end of the shift, parang kapag nagustuhan ka ng guest doon, gogora ka niya. But that would be ranging 17 to 15. Pero hindi ako pumasok sa ganun, yung KTV. Okay, so dun sa yung sa'yo, nasa loob ka lang, di ba?
Sa so, GTV. Bakit mo nasabi na, kasi ayaw mo parang nakakaputa sa feeling. So, bakit, parang, nasa upo, nandun ka lang naman, nakaupo ka lang naman. So, anong, ba't yun ang naramdaman mo? Siguro iba-iba. Kasi yung siguro ibang girls, kaya nila i-take. Pero like, sa akin preference ko, di ba, kasi show up kayo eh. Tatapik yung mamasang ganun. Show up na, girls, di ba? Show up na. So, pipilian kayo ng mga client nyo dun. Chinese, Japanese, ganun. Table. Parang, nag-out ako sa ganung ano lang. Pero okay siya. Nib, ang tanong ko, bakit na-feel mo na nakakaputa? Oo. Wala naman, hindi ka naman sinisex. Nakaupo ka lang, like, nandun, like, ini-entertain mo lang, ano, hindi, yun ang tanong ko, basically. Yung sa ano lang siguro, na-drain ako, kasi like, parang pagpipilian kayo, tas parang gabi, parang every night kasi siya work eh, tas parang ayos ka. Wala, sa sarili ko lang, hindi ko alam, kasi siguro, kaka-break ko lang din, tas, Can I ask? Di ba, pag nag-CA ka, actually, iaan na sa'yo if mag-gogora ka or not. Di ba? Before ka magpapasok sa ano, mag-i-ask ka na. I-ask ka na if pwede kang igora or not. Kasi, actually, nakapag, ano rin naman ako dyan, ayun ang ano, so, nasa sayo kung mag kasi bago magpa-show up magtatanong yan ng kung sino yung mga gugora. No, magkaiba. Actually sa JTV, fix kasi ako dun, so sa JTV wala siyang gora. Oh, so means show up lang. Yeah. So means pag nag-show up kayo, table ka lang ultima, no? Hindi ka mismong nakakapangliit kasi may pinapoint ka. Actually, kasi, first, nandun ka na, na hindi ka para pero, doon. Yeah, pero I mean, sa side ko, like, sa preference ko, like, tirinay ko siya as CCA, sige, go, table, then, table. Nagigets ko, napapasok siya doon kasi broken-hearted nga siya. No. Ay, sabi mo, di ba? Like, sa broken, kasi sobrang... May sinabi siya kanina. Kaka-break lang niya. Kaka-break nyo lang. So, pero kaya nga, tapos, 1 month lang siya, na-realize niya na hindi siya para doon. Okay. Kasi, so, siguro, naubos ako financially. So, tangi kong reason noon. Financially, mag-CCA ako. So, okay. Na-culture shock ako. So, nagsusuot ako nung parang kukuluting ka nung mamasang, aayusan ka. So, show up. Dress. Na yung guest. Show gown. Up. Go, guest. Pipili yung mga Chinese, I want this, I want this. So, yun lang yung ayokong feeling. Na, yung anong ayaw mong feeling? Yung parang pila-pila kayong babae pagpipilian. Yun lang. Okay. Bakit ayaw mo yung feeling na ganun? Ano? Wala lang. Wait, that remember, you know, nag-work ka ng ganun? No. But okay. Nakapag-go-see ako doon. So, ibig sabihin, nakapag-go-see. Parang mag-a-apply lang. Mag-a-apply, yeah. For me kasi, pag once na pumasok ka sa CCA, alam mo kung saan ka, kung magpapagora ka or not. So, kung papa-show up ka man, pag napa-show up naman, depende. Like, kung magpapagora ka ba, magpapa-take out ka or not. Nakadepende rin yun sa guest and sa sayo. So, parang hindi kahit naman eh, lahat naman kasi may pagpipilian eh. Parang nandun tayo, like for me kasi, sa akin kasi nagmo-model kami, magpapasa kami ng set cards. Papasa kami, hindi naman kami agad mag-aano ng, pag nagpasa kami, ako agad mapipili niyan. Hindi. Lahat naman kasi talaga pagpipilian. Okay, kung sinong gusto ng guest, di ba? I mean, like, syempre kaya nga may show up. So, I mean, show up, kaya mag-send ka ng set cards mo para may pagpilian kung sino man ang gusto nung guest. So, kasi ayaw mo naman, na diba? Parang pinagpipilian kayo. Ayaw niya lang naman yung feeling na pinagpipilian. No. Ano ba yung ayaw? Clarify ko lang ha. Sa CCA, magkaiba ang JTV sa KTV. Oo nga. Sabi mo lang, sabi mo kasi ayaw mo yung parang pinipilian kayo. Pero ganun pa rin lang so, ano ang ayaw mo dun? Hindi, ayun yung part na yun. Pero tinake ko yun as JTV. Pero yung sa KTV, yung may gora, yung iti-take out kanila, like babayaran kanila for sex. Parang nagpass ako sa ganun. Okay. Pero since nasa industry ako ng JTV, sabi ko may iba pa naman akong source of income. So kinat ko siya kasi parang ayoko lang sa feeling ko sa sarili ko na pagpipilian ako ng mga China. Ang tanong ko sa kanya, sinasabi niya ayaw niya sa feeling yung pinagpipilian. Yeah. Ang tanong, pinakatanong ko lang, bakit ayaw niya? Bakit ayaw niya yung feeling na yun? Siguro,
That time nagsi-selfie tiya ko and kailangan ko lang talaga ng pera. Like yun lang talaga. Oh, okay. Kaya ako nag-out nung so, parang napilitan ka lang. Mm. Eh ayaw mo yung feeling na yun. Oo, pero ibibigyan naman ng chance like walang wala. Why not? Mm. Kumbaga bago ka pumasok doon, alam mo alam na yung feeling. Bakit ayaw mo pa? Parang yun naman ang pinopoint. All right. So ang sabi mo na culture shock ka doon. Oo, kasi kaka-19 ko lang. Tapos parang, kasi yun lang yung alam kong like parang ano din eh, work. So parang na-culture shock lang din ako. Basta, ayun, na-culture. Pero kaya ko naman siya i-take. Pero I mean, if may iba pang way para kumita ng pera, like ayun nga, nagkaroon ako ng ibang way. So kinat ko siya. Kasi as much as possible, hindi ko siya yung parang iaanong work. Pero no offense sa mga ano naman, CCA. Ano siya? Ano siya, decent job siya. Yeah. Tingin ko may mali ka lang na pinasukan na OMISE or CCA. Yeah. Kasi merong CCA na pwedeng hindi ka hawakan. Yeah, magpag-go, yeah. Parang, literal. Parang Yossi mahawakan yung biskuit. Oh, parang nakaganon. anyway, sa tingin mo mali yung pinasukan niya. Yeah, kaya parang pumasok siya sa Chipipay na CCA. Yeah, na OMISE. May ganun, may kasi ganun. Kaya ganun yung naramdaman niya. May CCA na hindi ka nga pwedeng hawakan Tapos may parang may meters yung layo nung goals. Yeah, meron. Yes. Ang gagawin, i-clear lang natin sa mga hindi alam ang CCA kung ano. Ang CCA, kasi meron ako mga babae na nag-CCA. Alam ko kung saan ko sila nilagay na hindi sila nahahawakan, hindi sila nababastos. True. Kasi ang CCA is magsaserve ka lang ng drinks. So, kunyari, wala na yung laman yung drinks nung guest. Lalagyan lang nung babae. So, malayo. Yes, ganun ang CCA. Kasi yung ibang CCA, pwede kayong hawakan. Pero sa JTB yan ah. KTB or JTB. JTB. Depende talaga yun. Wala yun. Eh. Same lang yun. Actually. Parehas lang yun. Hindi K o J yun. Yeah. Parehas lang yun. Oh, letter lang letter naman. Lang. Pero Japanese tingin ko bali lang siyang pinasukan. Kasi yung CCA pwede talaga maging income ng babae na hindi sila sabihang pok-pok. Yeah. Kalad ka rin. Kung alam nila kung para saan kung para sila. Pwede nga rin hindi siya mali ng pinasukan eh. Pwedeng hindi lang niya kaya yung ganung mundo. Kasi yung iba, yung ibang nando doon, bakit nagtatagal doon? Tingin ko mali. Kung magpangganunan sila. Hindi, ano, tingin ko, kung napasok to sa tamang OMISE, tingin ko nandun pa rin siya. Hindi, paano pag ganito kasi? Kunyari, yung babae, ipasok mo nga sa tamang OMISE. Yeah. Pero ayaw niya talaga yung ganung mundo. May ganun din. May pwedeng ganun din. Nagigets mo? Parang matatakot sila. Oo, matatakot sila. No? Na feeling nila, bar, pipiliin sila, bebembangin sila. Parang ganun. Pero parang madaling work naman siya, no? Yeah. Kung alam nga lang nila kung para kung saan paano, sila. Kung paano, tsaka kung paano. Kasi parang pag totosin lahat nga ng babae na kilala ko, ano, tol, gusto nila mag CCA. Yung sa maayos na CCA. Sa maayos na CCA. Yeah, yung parang hindi ka mapapainom. Basta hindi ka mahawakan. Once nga hinawakan ka lang, nakita sa hindi CCA. Hindi po pwede. Magmumot pa yung guest mo. Okay. So which is maayos na CCA yun. Okay. Yun. Baka mali ka lang pinasukan. Yeah, true. Labas ka ulit. Hindi lang talaga niya gusto yung ganong klase ng trabaho. Yeah, yeah. Hindi lang talaga yun for you, baby. Okay, so ngayon, ano ang relationship status mo ngayon? Anong dating status mo? Anong dating status mo? Ikaw. Nasa'yo ang spotlight. Oh. Hindi ko alam kung i-broadcast ko kasi baka disrespectful sa kanya. So ano ba? Hindi, single. Okay, single naman pala. Hindi, pero may lalaki sa paligid. Pero may lalaki siya. Kasi nga, bawal i-broadcast. Oo, bawal i-broadcast. Sabi niya, single. So wait, sorry. Single pero not ready to mingle, ganun. Hindi may lalaki nga, sabi nga niya, hindi niya alam kung gusto i-broadcast. Baka ayaw nung lalaki. I mean, hindi pa ready to mingle kasi grabe yung napagdaanan ko sa past. Because physical abuse. Okay. Pero ayoko nang palawakin. Cut ko na din. All right. Okay lang. Dey, pag-usapan natin. Uy! Ungkatin natin. Kasi may connection pa rin kami dahil sa ano eh, sasakyan. Anong dati mo? Oo. Siya kasi yung may hawak nung sasakyan namin. Itong si dati. Yung ex ko ngayon. Ay, siyang, kaya kayo may connection ngayon dahil sa sasakyan. Siya ang nakapangalan, ganun, or
Tapos all this time kasi kami nun in a relationship, sabi ko open ba yung deed of sale. Nabili niya yung car, hindi ko natitignan yung papers, ganyan. So sabi niya sa akin nung naghiwalay kami, yun lang nga daw yung mali niya sa kanya na pangalan. So kaya lang kami may connection kasi iniantay kong mabenta yung sasakyan para makuha ko yung share ko dun, pera ko. Sino bumili nun? Siya yung nagbili nun pero parang ang nangyari kasi yung kita ko nung dumadaan sa bank niya. Tapos pag sabi yung ko, ano yung? Yung kita. Like yung parang ano, income na daan sa bank niya. So parang siya yung nag-ipon. Actually, ayoko na yun. Pero may ano ka rin. Naka-stirred na. Hindi, pero may, kumbaga, siya ba ang bumili o ikaw? Nung sasakyan? Siya yung nag-purchase. Kasi siya yung maalam pera sa sasakyan. Pera niya. Hindi niya pera. Ah, pera mo. Okay. Yes. Ah, siya yung bumili, pero pera mo. Yes. Kasi sa banko niya eh. Pinabili niya na lang. Tapos hindi ako maalam sa mga papers. Sabi ko, tanga na, ba't sa'yo nakapangalan? Nakala ko ba open yung deed of sale niya? Ganun. Okay. Alright. So ngayon... Pero single ka ngayon. Counted ka as single. Di nga eh. Hindi, sabi niya lang. Sabi niya lang. I mean, hindi yung super single. Off the record. Kumbaga, hindi sila... Hindi. Official. Single. Naghiwalay kami ng... Ang hiwalay kasi namin minsan like tumatakas ako kasi nga sa physical abuse eh. So parang itong huling alis ko, ganun. Wala kami yung maayos na maghiwalay, kailangan natin maghiwalay, kasi ganyan, ganito, ganyan. Wala, umalis lang ako kasi nga. Wait, tumagal ka ba dun sa relationship na yun? 9 months na open, oh my God. Uy, oh my God. Okay. Yeah, 9 months. Okay, ladies, may tanong ako sa inyong lahat ha. Kasi malamang kayo may mga kilala rin kayo na dumaan sa ganyan na physical abuse, di ba? So yung unang nakaranas ng physical abuse, minsan ang tanong ko, bakit hindi umalis? Bakit minsan, tumatagal? Minsan nagugulat ako, umabot ng 5 years. Can I answer that? Hindi. yes, you can. Hindi. Okay, the floor is yours. Hindi, for me kasi. Kulang nila, guman nun siya. Guman talaga. Hindi, for me kasi, once na nakapasok ka sa in relationship na kung ikaw, most of girls kasi, ang iniisip na is for to settle down. So, kami, parang nakaset up sa amin na, okay, pag nagkaroon ka ng kasalanan, nagkaroon ka ng ganyan, tatanggapin ka namin multiple times. Hanggang magsawa kami, hanggang parang kasi ang nakaset up na sa girl is, pag once na ginawan mo siya ng mali, parang nakakapag-move on na yung girl ng kada ginagawa mo ng paulit-ulit. Damn. Yung parang nakaka-move on eh. Kasi, putang ino mo, tanga ka ba? Yung gagawin mo na lang tanga sarili mo na kahit alam mong paulit-ulit na ginagawa sa'yo ng tao na hindi ka parang, hindi ka nawawala ng pagmamahal. Bakit ano? Bakit? Ba't kailangan mo pang patagalin? Ba't hindi siguro, pa lang, hindi, kasi for me, ikaw kasi, sa akin na, kung makakakita ka naman ng kahit konting pagbabago, so why not? Di ba unfair yun na... Unfair for us. Di ba unfair yun na... Pinapatagal nyo tapos nagmo-move on na kayo hindi. Habang pinapatagal for me nyo. Sa akin kasi, ako pinapatagal ko kasi binibigyan kita ng chance. Pero nagmo-move on ka na. Nagmo-move on ako pero gusto ko makita yung kung anong ginagawa mong pagbabago na para lang hindi mawala yun. Paano kung na-move on ka na at the time hindi naman literally na kasi na pag sinabi mong nagawa niya lahat tapos nag-move on ka na, parang may onti pa rin kasing natitira doon na mapapaisip ka, bakit ka mag-i-stay? Because of nakapagbigay ka na ng mga chances and ano doon na parang... Nakapag-invest ka na kasi eh. Like, sinayang mo na yung time, yung buhay mo, kada araw kung paano tatakbo for him, di ba? So, parang bibigyan mo na lang ng chance ng, okay, sige, hanggang sa, pag hindi ka na talaga nagbago, so, go, let go. Like, siguro. Sampal na lang sa'yo yun. Kasi sa akin, binigyan na kita ng so many times na para magbago, na para ubusin yung sarili ko, na hanggang sa dulo, hindi mo inano yun. So, para sa akin, kung ako man ang nakapaghiwalay na ako sa'yo, wala nang balikan yun. Ayun na yung pinaka the best na revenge ko sa'yo. Na once na naisip mo lahat yung sacrifice na nagawa ko, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo kasi ubos na ako. Pero alam mo, sa mas malalim na ano ah, meron, ito, marami din nakakaalam nito, meron mga klase ng babae
nasa ganung relationship lang sila nagfa-function. Yeah. Tapos pag nila, di ba, parang, ako rin nung una ko narinig yun, parang, what? Parang, kasi kung ako sasaktan, alis agad ako eh, di ba? Parang ganun. Pero may mga babae na ganun lang talaga sila nagfa-function. Like, medyo ano na siya eh, nasa psychological na siya. Yeah, na, yeah. Kumbaga, hindi naman sila psycho, pero parang ganito eh, pag yung babaeng yun, nakaranas, kaya fucked up yung pinagdaanan niya, mga traumatic shit, tas ganun yung mga relationship niya. Akala pag nilagay mo ngayon siya sa lalaking hindi nananakit, hindi siya satisfied. Kahit ako na weirdohan nito, feeling nila hindi siya love nun. Yeah, yeah. Actually, Koy, ang weird, di ba? Uno-uno ko narinig yun, akala ko, like, hindi totoo yan. Yeah. Actually, Koy, meron akong kaibigan na, ano, na physical abuse din siya. Mm-hmm. Ang tagal na nila, siguro mga 3 years na sila. Tas sa 3 years na yon, ganun yung setup nila. So, syempre, ako bilang good friend, sabi ko, pinapayuhan ko siya na bumaon sa doon sa lalaki. So, pinatuloy ko siya sa bahay namin. Pero kinabukasan, nung pagpunta niya doon, bumalik siya doon. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit ba ganyan? Parang, ang sabi niya, parang siyang parang addiction na rin doon sa, kasi nasa, hindi lang yun yung first time niya na na-encounter na may physical abusive. Yeah. Parang patatlong beses niya na na-experience yun. Tapos sabi niya, para daw siyang nasa-satisfy. Parang na-addiction thing. So sabi ko, inaaral ko nga siya, sabi ko, paano mo ba kaya mapapaikot yung utak nito na kailangan mo nang paalisin? Parang hindi siya kaya ng normal na tao na parang sabihin mo. Sa tingin ko sa, kailangan mo ng, sa spike ng emotions niyo. Kasi pag nandun ka sa ganung klaseng relationship, yung emotions, So kung ilalagay mo siya sa, let's say, peaceful na lalaki, parang doon. Ang number one pa naman na ayaw niyo, mga babae, is yung boredom. Ayaw niyo yun. Hindi ah. Gusto niyo yung bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Saya, drama, drama, boom. O roller coaster, ganun. Kaya pag nilagay kayo sa yung parang, di ba yung sa hospital, yung tiiit, yung ganun. Nabobored kayo sa ganun. Kaya hindi sila makaalis sa ganun. Yeah, feeling ko din, nagsisimula yan sa ano ko eh, pagka yung mga tao na, yung mga babae na pumapayag na saktan sila. Feeling ko hindi lang dun yun eh. Hindi lang sa experience nila sa lalaki, kundi nagsimula yun sa ano nila, background nila sa pamilya, unang-una, sa tatay. Yun malaking ano talaga, yun yung pinanggalingan nilang environment. Malamang sa malamang, siguro na yung parents noon, ano kunwari nakita niya, or yung lumaki siya sa parents sa kunwari, nakikita nilang na nagsasakitan. Mm-hmm. So parang yun na yung naging role model nila. Mm-hmm. Kaya siguro para sa kanila, yung tolerance nila dun sa mga ganong pangyayari, mataas, parang ganun, parang ano, no, hinigit lang naman ako, okay lang yun. Kahit in reality, parang, di ba, parang abuse na siya kasi pinipilit ka. So parang feeling ko, nag-start siya, kumbaga dati pa lang, may ganun na siyang buhay. So hindi na siya bago sa kanya. Ako pansin ko rin, kunyari yung pinanggalingan niya, like toxic na toxic, di ba? Pag nanggaling ka minsan sa toxic na environment, mapapaniwala ka minsan na ikaw wala kang worth, parang wala kang value. Yeah. So ngayon, pag nalagay ka sa ganung klaseng relationship, feeling mo, ayos lang dahil ito lang naman ako eh. Pwede akong saktan-saktan. I guess mo, kumbaga bumaba yung tingin niya sa sarili niya dahil dun sa pinanggalingan niyang environment. Kaya nga minsan, may mga kakasalamuha ko mga ganung babae na pag tinitingnan ko sila, pwede ko itong gawing superstar ha, parang ganun. Pero kahit anong sabihin ko sa kanya na, yo, baby girl, pwede kang maging superstar, ganyan-ganyan. Siya ayaw niyang maniwala kasi yung past na buhay niya, pinaniwala siyang hindi siya superstar. Ganto ka lang. Eto ka lang. Na kahit ako naman, nakikita ako talaga yung kaya niya doon. Hindi niya, ayaw niya akong paniwalaan. Hindi, a piece of shit lang ako. Parang ganun sa isip niya. Relate ako dyan. Kasi yung ex-partner ko matured. Okay. And ano ko lang nun, teenager, 19. Okay. Lagi niya sinasabi like, papasok ko sa ganyan, 19 ka pa lang. So parang, inaano mo na agad yung ano ko, yung parang nagda-doubt agad. So parang sa kanya, like kagaya nung sinabi mo, as nakikita mo yung isang babae superstar, yung na-expect ko sa kanya, parang may gusto kong like, i-ano, maraming mga opportunities, chances, pero nakakat dahil sa kanya. Parang di mo yan kaya, bata mo pa eh. Parang ganun. May motivation sa'yo. Minsan, yung mga ganyang kwento naman, minsan yung lalaki, kaya ayaw nilang mag-shine yung babae nila. Kasi pag nag-shine yun, natatakot silang mawala na yun. Kaya ida-down nila yun. Ida-down nila sa pananalita. Hindi, wala. Feeling mo, ganda mo. Hindi ka pang ganyanan. Darara, ganun. Pero yung marunong na lalaki, lalo niya, papalabasin niya yung selfish ang ganun klase ng lalaki. Pero no, yung naguluhan ka dun sa kanina, sinabi ko, no, yung about dun sa abuse, eh, no. Pero pag ako narinig na babae na parang ang sabi niya, pag hindi siya sinasaktan, nung
mga ka-relationship niya, feeling niya hindi siya love noon kasi hindi siya ganun ka-love na hindi umaabot sa point na nagalit yung lalaki sa kanya at, di ba, kinamay siya. Para sa kanya, yun ang love eh. Minsan kasi yung iba rin doon, tol, naranasan nila sa tatay nila yun. Sa tatay nila, lagi silang ginaganon. So, bata pa lang siya, na-program na sa kanya, ito siguro ang love ni Papa. Pero for me, parang gaganon siguro, may problem ka na. Eh, mali like, talaga yung ganon eh. Oh, yeah, mali kasi eh. Parang okay lang nasaktan ka. Pero yung sabihin mong parang, ay, yung aanuhin mo, yung parang hahanap-hanapin mo yung sakit na ganun. Weird na yung ganun. Hindi mo naman... Hindi, wait. Wait, balikan muna natin. Break muna tayo. Balik agad ha. Balik tayo agad ha. And we're back, round two. Sige ko, ituloy mo. Parang ano kasi yun eh, sa yung... Isipin mo, bata ka pa lang. Yeah. Yun na yung nakikita mo lagi. Chaos. Doon ka na nagpa-function. Parang ganito, meron ba kayong kaibigan na nabubuhayan siya pag-uusapan is ano na drama or talk shit sa ibang tao pero pag mag-uusap kayo ng about good things goals nabuboard sila kasi kinalakihan na nila yung ganun, eh. drama chaos bam yeah. But yeah, yung mo? I mean for me kasi yung sasaktan ka na alam mo namang grown up ka na na alam mo nang nasa edad ka tapos sasaktan ka ng like for kahit yung ganun, okay lang na nasaktan. Pero yung sasabihin mo pang hahanap-hanapin mo is parang kay need mo na... Ang ina mo, weirdo ka na pagkaganan. Yeah, like, parang need mo na ano, need mong magpa-check kung ano ba ang gusto mong ipaano para maiwasan mo yung... Kasi hindi, for it's me... It's not really good for us girls na sasaktan ng... Kung sino man, dahil tas lalo na hindi mo naman kamag-anak. Lalo sa ganun, ganito na lang, love, ganito na lang. Pinangan, I mean like, kineri ka ng nanay mo for 9 months, tapos papayag ka na bugi-bugihin ka lang. Ako, actually, hell no. Actually, hell yung, no. Yung nakukuha ko yung sinasabi ni Kuye, parang hindi kasi lahat ng babae or like ng tao na lang, hindi nila yun magigets eh. Kasi, gaya nga na sinabi ni Kuye, kasi ang mga bata, imagine tayo mga bata, tayo ano canvas, empty canvas. Siyempre, wala, pag pinalabas tayo, I mean, nilabas tayo sa tiyan ng ating mga nanay, wala naman tayong alam eh, like, sino ba nagsabi ng tama at mali? Kayo na mong unang malalaman yun sa parents mo. So, syempre, kahit, yeah, ano na siya eh, more on psychological side na siya pagdating pagka nasasatisfy na siya, pag sinasaktan siya. Bagay na mold na yung utak mo na ganun ba? Akala mo normal. Which is wrong. Pero, which is wrong talaga. Wrong talaga siya. Like, mali talaga siya. Kumbaga sad story siya para sa di akin. Di talaga pwede para sa akin. Professional na. Kumbaga kung ikaw lalaki, tapos kung alam mo na nanggaling na sa ganun yung sitwasyon ng babae mo, bakit mo pa ipaparamdam sa kanya ulit yun? Hindi, yun na nga eh. Ito na nga. Tino mo yung sinabi niya, kung ikaw yung bagong lalaki, ba't mo pa ipaparamdam? Exactly. So ngayon, ito si bagong lalaki, hindi niya ngayon ipaparamdam. Ayaw ng babae. Weirdo yun. Di ba? Hindi. Oh, weird siya sa weird. At mali rin siya sa mali. Pero meron talagang mga babae na hindi mo na maaalis sila dun. Meron talagang ganun na kahit ilagay mo pa sa psychiatrist, good man, church, o ano... Sobrang na-damage na yung... Damage. Sobrang na-damage. Hindi na sila ma-ano... maligtas. Kaya nga parang totoo talaga yung sinasabi nila na parang kailangan mong protektahan ang babae. Lalo kaya may bata kang babae. Protektahan mo siya sa mga evil shit. Yeah. Dahil napakababasagin niya. Konting trauma lang, konting trauma lang sa kanya, nadadamage siya, 'di ba? Konting makakita lang siya ng violence, nadadamage siya, ganun. Kaya yun eh, minsan sobrang lalim na napagdaanan ng babaeng 'yun. Hindi na siya maka-function sa normal lang mundo. Na siya yung buong katawan niya nasa ilalim na ng lupa. Kamay na lang yung naka, alam mo yun, kamay na lang niya yung nakalabas. Nakalabas. Pero alam niyo, I want to share something. Minsan kasi hindi laging ano eh, psychological thing sa babae. Minsan tulad sa tanong mo, na bakit tumatagal ang babae kahit na ilang taon ang sinasaktan. Minsan may pinangahawakan sila. Unang-una yung may mga asawa at may mga anak. Diba? May mga anak sila, bakit di sila makaalis? Diba? Okay. Mga ganun. Yung mga walang anak, siguro hindi kasi ganun talaga kadali eh. Umalis agad. Hindi, choice mo pa rin din. Oo, hindi talaga ganun. Actually, madali siyang sabihin na umalis ka na lang. Kumbaga sa akin, ang point ko, kumbaga, kung may ayaw ka ng ginawa yung lalaki,
ang unfair kasi nung papatagalin nyo para, pero para titignan nyo kung magbabago. Mm. Pero habang tinitignan nyo, nagmo-move on ka. Yeah. Parang ang unfair nun para sa akin. Ba't hindi nung... Una pa lang. Oh, pero tuloy, hindi nga tuloy. More on psychological nga siya tuloy. More, may ganun na siya. Kumbaga damage na siya. Ilagay mo siya sa peaceful. Ilagay mo siya parang pag... Sali kami dito. Ay, sali pala. Ay, sorry. Kala ko live audience eh. Ginawa niyo kaming guest. Kala namin judge. Hindi, agree. Hindi, agree nga talaga kami dun sa sinasabi ni Kuya na psychological din siya. Tapos, malaking factor talaga environment. Pero on the other hand, may possibility din kasi na okay, well taken care of yung bata. Maayos buhay hanggang paglaki. Ngayon, tong bata, adrenaline junkie. Okay. So, minsan hindi na siya psychological pa rin ang ending. Pero most likely, naghahanap siya ng feeling... Mm-hmm. Na science na magre-release ng maraming hormones all at once. Mm-hmm. Yun yung nakaka-addict. Mm-hmm. Doon sila na-addict. Bigla kasapakin, di ba? Biglang adrenaline rush yung mararamdaman mo. After kasapakin, biglang magme-makeup sex naman kayo. Dopamine naman ngayon. Tapos marirelax kayo ngayon. Ang sunod doon, di ko alam, may serotonin ba? Whatever, dog. So, another chemical release na naman. Yun yung sinasabi yung addicting. Kasi literal chemical yun eh. Na minamanufacture nung katawan mo. Ang naglalabas nun, yung ikaw, kung ano yung maisip mo, yun yung magkocontrol ng pag-excrete ng hormones mo. Ngayon, kung nakocontrol ka ng lalaki mo na, sapakin ko to, lalabas yung ganitong hormones niya. O, hipuan ko to, ganito yung lalabas sa kanya. O, pasayahin ko siya, ito naman yung lalabas sa kanya. So ngayon, pag marami siyang napapalabas na hormones sa'yo, nakaka-addict nga naman siya. Kasi yun yung sinasabi nito yun, na boom, roller coaster. Like parang, kasi ayaw niyo nga ng flatline. Yeah. Parang, for example, iba kasi yung tulad ng sinasabi nila na pagkabatang ganun. Yung iba kasi, nabibuild na yung mind. Bata pa lang, kahit na nakakakita, nakakarinig ng kahit ano, yung iba, nabibuild ng mas matured. Hindi nila gagawin. Nang hindi lang na-focus sa environment na hindi maayos. So ang na-build naman sa utak niya iba, ang na-build niya ayoko ng ganito. Tapos ang maiisip mo na lang, parang iisipin mo na lang na iisipin mo yung ibang tao kaysa sa'yo. Yung iisipin mo na mas okay nang masaktan ka kaysa sa ibang tao na nanandoon. Kasi parang feel mo... Ganyan ba talaga kayo mag-isip? Hindi. For me kasi ha, dun kasi ako lumaki. Sa ganong sitwasyon na parang kahit marami ka nang naririnig, parang kailangan mo pa rin kakampi yung sarili mo. Kahit bata ka pa, ang iisipin mo pero pa din. Pero hindi nga eh, yung ibang mga tao, hindi nila for like afford. Nga iba, yun nga. So, ibig sabihin, may iba't iba kasing capacity ng pag-iisip. So, ikaw, naka-ano sa'yo kung magpapadown ka ng todo doon, kung ayun ang iisipin mong magpapakulong yun, ka sa buhay na. Mo. Like, ayun nga, hindi naman kasi po pwedeng lahat ng tao na sabihin mo, ay, ganun yung nangyari, ay, doon ako magpapakulong. Diba? Pwede mo namang i-improve pa eh. Pwede mo pang magpakita ka pa ng improvement mo na hindi ka lang dapat makikitang nakakulong doon sa mismong kung saan ka nang galing. Right? So I think a pinpoint out mo, bawal sila mag-blame hindi. Ng environment nila na na-pass nila, yun ba? No. Pwede kang mag-blame. So hindi pala tayo nagkaintindi. No, actually, pwede kang mag-blame, pero nakaparang, alam mo yun, nakadepende sa'yo kung paano mo itatakbo sa buhay mo, kung paano mo dadalhin sa buhay mo, kung magpapadala ka ba sa ganung point lang, o pwede mo pang iangat yung sarili mo para hindi mo lang isipin yung mga part na. Oh, pagsalitay mo siya eh. Kanina pa niya gusto magsalitay. For me kasi, physical abuse is law. So technically, kung may alam ka sa law, dapat alam mo na mali yun. Literal. So, okay, ayan na ang technical. Ito, wala nang psycho-psycho. Ito, technical na to. Mas okay to. Bousy. Ito, makatotohanan to. Bousy to. Wala yung mga sa isip-isip nyo dito. It's actually really depends kung gaano ka katalino kung mag-i-stay ka sa relationship. Pero kami, we break the law eh. Pero kung isipin mo, dami-dami sinasaktan ng babae, hindi sila nagsusumbong.
Oo nga. Yeah. Diba? Hindi naman, hindi mo kayang pigilan ng law yun eh. Kung yun right. Ang hinahanap ng babae. Yun, yun yung hinahanap. I'm 18. Minsan, diba? Nang, minsan nga, nahuhuli na ng nanay ng babae. Mm-hmm. Na binubugbog siya ng lalaki. Pero, ang kinakampayan pa rin ng babae yung asawa niya. Yes. I think that's because of love. Love. Oh, yeah, yeah. Love. Yes. So, mas nagmamatter sa kanya yung hindi love. Hindi laging ganun yun. Minsan gusto ng babae ng atensyon na kinakaawaan siya ng lahat ng tao. Yes. So may ganong point din yun. Daming nag-agree ah. Alam niyo yung mga laro, girls. Kasi ilang beses ko na nakita yan sa... Ilang beses ko na nakita yan. Gusto niya talaga yung attention na yun na naaawa yung tao sa kanya sa paligid. Ayun talaga, mas mataas ang porsyento. Minsan bandang... Mas maraming marirelease na chemicals yun. Tol, parang ganun. Parang sa atin, parang ang ano natin, sa totoo lang, tayo mga lalaki ah. Sa atin, ang ano natin, ang... Success tayo. Gusto natin success, right. Success, yun yung drive right? Natin. Oh. Sa babae, attention eh. Oh. Di ba? Yun yung parang main ano nila, attention. Oh, kailangan ko ng attention, yun, attention. Attention ng lalaki, attention. Kung ano mong attention, iba-ibang attention kayo nang gusto eh. Pero bandang huli, gusto yung attention. Right. Ikaw, naiintindihan mo na. Tayo, eh. Kasi siya hindi niya maintindihan kung bakit sinasaktan yung mga wives gusto, di ba? O yeah, yung, bigyan kita na example na mas maintindihan mo. Bakit ka nagpapasakit sa balat mo ng mga tattoo? Hindi rin maintindihan ng ibang tao 'yun. Yeah, o huwag mo na sagutin pero hindi rin maintindihan ng ibang tao 'yun. Tama mali, 'di ba? O yun din yung nararamdaman mo, kaya hindi mo sila maintindihan. Sipin mo na lang, di ka rin makaintindi na nagpapatato, parang ganoon lang din siya, 'di ba? Okay. Self-induced pain 'yan, 'di ba? Mm-hmm. Sarili pinilit ka ba ng artist? Hindi, 'di ba? O yung may karelasyon, pinilit ba niyang saktan niya? Oh, gusto hindi naman, hindi siya umalis doon, 'no. Hindi naman eh. Saktan mo ako. Oh, hindi nga siya umilag. Eh. Minsan nga yung babae pag gumawa ng sign para saktan siya ng lalaki. Oh. Kung wala lang all that time. Sipin mo, hindi man lang pumari, pre. Wala man lang siyang slip. Hindi mo lang nag-counter, no? Hindi umila. Ano yan, girl? Totoo yun, yung sinabi na ito. Minsan yung babae pa yung gumagawa ng way para masaktan. Kasi kunyari yung relationship nyo. Totoo yun. Going smooth. So, naghahanap ka ng smooth bundok. So, ikaw mismo gagawa ng rason para masakop ka. Parang ganun. Ganun talaga minsan. Yeah, minsan nga, yung mga babae... Alam mo, wag mo ilahat, ha. Wag mo ilahat, ha. Yung iba nga, chumi-chess game pa yung ibang babae. Pag, kumbaga, gagawa sila ng paraan, saktan mo sila, gagamitin nga nila sa advantage nila yun. Uy, diba? Depende. Uy, boom. Kapag may ano ha, pag may nakaset ng ano sa mind yun, ganyan kaya nga, ang ginagawa. Kaya nga, may mga ganung ano eh, may mga ganung ways eh. Agree ka. May mga ganung talaga ways. Literal na may mga ganung nangyayari, lalo na kapag nagkunwari, for example, nagsawa yung girl, yung parang nagsawa. So ikaw, wala kang dahilan para iwan ka ng boy. Ikaw yung gagawa. Gagawa ng dahilan. Parang gagawa ka ng dahilan para mag-away kayo. So parang ginawa mo lang? Hindi sa akin ah. Ikwento mo naman paano para sa nakikita kasi syempre marami akong friends so parang ang ginagawa nila para magkaroon sample, ng sample para magkaroon ng galit yung ano so parang aawayin nila kay show gento may ganyan ka naman talaga yeah, totally gento, kasi ganyan minsan, so kaya, pero ako tapos aalis ako mag-go party ako para hindi para, niya kasalanan ngayon tama effective pag, oh, pag gusto makipag-break ng babae ayun yung siya yung blame hindi, oh hindi kasi ganoon ng babae ayun yung maano siya ng society tama ayun siyang sisihin eh so gagawa siya ng paraan ng magmumukhang masama yung si lalaki right. Effective gagawa effective yun okay at saka tingnan nyo ang maghahabol tuloy doon yung lalaki pero ang totoong may kasalanan doon yung babae, diba? Si net up ng ang galing. Tol, ang galing mag-set up ng mga babae, tol. Yes, promise, ang galing nila mag-set up. Yes, sir. Ang galing talaga. DNA nila. Din yan, tol. Dahil nung unang panahon nga, hindi wala silang strength. Kaya nga. Kaya magaling so, sila. Para mang, para manghuli ka ng hayop na kakainin, halimbawa, kailangan mo set up yung manok. Whatever. It's a trap. Kasi sa aming mga lalaki, may lakas kami. So pag may gusto kami something, gagamitan namin ng physical na ano yan, pero dahil since wala kayong ganun, Ito ang gagamitin nyo. Oo, utak yung gagamitin nyo. Paano ko mapapagalaw itong... Paano ko makukuha yung gusto ko nang wala ako gumagamit ng kamay? Tama. Diba? Kaya gumaling kayo nung gumaling doon. Nag-evolve na kayo na nag-evolve. Sobrang tama. Galing nyo na mag-ano. Oo, galing talaga. Kuy, paano yung ano, yung kumbaga parang... Paano yung babae kapag sinisisi niya yung... Biniblame niya yung sarili niya sa paghihiwalay ng... Kung ano, naghiwalay kayo, pero biniblame niya yung sarili niya. Anong matatawag niyo dun? Wait. Wala pa akong kilalang gumagano'n eh. Walang babaeng umamin sa dahil sa akin.
Nag-iwalay tayo. Yung mga babaeng nagaganon, ano lang yun, ako, parang... Ako, umamin ako. Pero hindi ko... Ang tawag sa gaslighting kung, siguro. Hindi, kung meron... Validation. Ng baka gusto nang i-correct siya. Hindi, kung kunyari merong legit... Gusto niya kontrahin siya. Kunyari merong legit talaga na sinasabi ng babae, hindi, alam mo, kasalanan ko talaga. Para sa... Oh, talino to ha. Huwag ka parang... Kung meron niya. Nasa tamang pag-iisip to ha. Yeah. Oh. Sincere yung sinasabi. Kumbaga, kaya niya mag-reflect. May accountability siya. Kasi kadalasan lahat ng babaeng ganun, sarcastic eh. Pwede. Ay, sige, kasalanan ko naman eh. Pero... Oh, di ba? Uy! Eh, sa totoo lang, mahina kayong mga babae sa accountability pagdating. Oh, parang, oh, hindi, hindi ko kasalanan. Laging isisisi sa iba. Hindi, ikaw kasi. Koy, hindi. May babae talaga, Koy, na tangina, parang... Hindi, kasalanan ko eh. Pero self-blaming. Yeah, exactly. Nadali mo. May edad na yan, yung babaeng yan. Pag gano'n. Diba, nag-guess mo? Pag gano'n na yung babae, diba? Experienced na yun. Oo, oh, diba, nag-guess mo? Ano na totoo talaga. Ano na yun? Auntie na yun. Natuto na. Auntie na yun, auntie. Natuto na ba? Oo, totoo lang yun. Natuto na. 18 years old, sa team mo may accountability. Yeah. Hindi ah, pwede mo isisi sa iba to. Ikaw nung 18 ka, ganun ka? Oo, di ba? Di ba? Hindi, di ba? Hindi. Oo. Di ba? Pero hindi ko rin kayo masisisi. Hindi ko kayo masisisi. Alam nung 19, isang taon pa lang 19 to. Alam nung 19, di ba? Fresh pa yung memories. Hindi rin natin sila masisisi na ganun sila kasi... Pag 18 sila, lahat gusto mo kayo pag-sex sa kanila eh. Yeah. Tama so, sila lagi. Hindi sila makikita. Walang accountability. Gusto kayo sex ng lahat. Mm-hmm. Diba, imagine mo, gusto mo kayo pag-sex sa'yo ng lahat. Tol, isipin mo. May papakinggan ka pa ba? Wala, diba? Ang laki ng ulo mo nun, diba? Kaya pansin mo, pag yung mga 18 years old, ang laki ng ulo nila, diba? Sa tingin nila, tama sila palagi. Pwede sila magpa-late, pwede sila maging mali. Diba? Tol, sa katawan nga lang, itingnan mo yung difference ng accountability ng lalaki sa babae. 18 years old na lalaki, para gumanda yung katawan niya, sobrang dami niya kailangan pagdaan ng disiplina, kain, workout, everything. Yeah. Babae, para sumiksi, anong gagawin niyo? Wala nga eh. Wala. Pag 18 sila, medyo okay na agad eh, no? Effortless pa siya. Ganun lang. Diba? Mag-bra ka lang na ganyan, sexy na eh. Okay. Hindi, kasi hindi naman lahat na mag-bra ka lang is-sexy ka na. Yung iba kasi is kailangan pa rin mag-workout, kailangan pa rin mag-ano, para lang ma-feel nilang sexy. Lalo na yung mga walang confidence talaga before na nag-feel lang yun. Ma-feel. Lang pero kung tinignan na agad, sexy na agad. Oh, pero majority, diba? Sa babae. Sa mata ng lalaki, okay na yun. Hindi katulad ng lalaki, para maging matawag kang sexy, marami kang gawin talaga. Yep, oh, wala namang pinanganak na may mga muscle mas. Pwera lang kung itim ka. Kailangan mo maghalo muna ng sinento doon. Diba? Pero pag babae, sexy ka na agad. Nagigess mo. Correct. Yun na yun. Huwag ka kumain ng masyado. Kahit nung bata ka nga, kain ka pa ng kain eh. Kung mabilis metabolism mo, sexy ka pa rin. That's it. Oh, this, at all, so babae, at all, pag bata sila, hindi pa agad umi-epekto nga yung mga pinagkakain nila minsan hindi, eh. Wala. Minsan na, pati yung mga alak-alak nila. Diba lagi silang nasa club every weekend. Yep. Ala, hindi mo pa nakikita yung epekto. Yep. Pero pag pumatak ka ng mga 27, yun na. Ang bilis na yun. Lagang lalabas na yung mga pinag... Yan ang mga alak mo dati. Nagigis mo. Oh, ganun. Matagal lumabas minsan eh. Kaya hindi nila ma-check yung ano nila eh. Sarili nila eh. Diba? Buti na may mga nakaka-relate dito. Mga nakaka-relate. Mga 27. Mga nakaka-reflect. Yo, eto si ano... Ay, wala status, ang mic. Oh, balik sa dating status. Ano ang dating status mo? Bigyan mo siya mic ko eh. Single. Gaano ka nakatagal na single? Tagal na. 7 months. 7 months. Ilan taong ka na? 27. Oh! Mag-appear kayo! Mag-appear kayo! Appear! Happy! Kaya nga. Yan tuloy. Huwag na kayo magtanong so, ng buwan. Gano'n katagal single? 7 months nga. Seven months. Gano'n kayo katagal ng huli mong ano relationship? 3 years. Ano na? 3 years? Ang oh, tagal ah. So, wait. 7 months. So, anong plano mo ba na parang magpapakasingle ka muna? May plano ka ba? Oh, anong plano mo? Looking ka ba? Looking ka ba for someone? Hindi ko alam. Plano ka ba? Naka-relate siya eh. So anong plano mo nga? Magpapakasingle ka ba?
muna or looking ka ba? Chill lang, standby lang ako kung meron akong magustuhan na lumapit sa akin. E di, go. Ah, so hindi parang... Ako, hindi naman ako yung sobrang parang desperada na, uy, naghahanap ako, hanapan mo ako ng jowa, girl. Hindi naman ganun. Hindi naman. Chill lang. Hindi, kailangan mo maghanap na eh. Traps, wala kang mga ano? Hindi, makinig ka. Kung ako ang kuya, re, kuya mo, sabi ko si Gaging, anong chill pinagsasabi mo dyan, maghanap ka. Ngayon, ikaw naman. Hindi siguro dahil sa... Wait. Baka may traps naman siyang nakasit. Ano na? Baka may traps siyang nakasit. Anong traps? Na hindi siya naghahanap pero may mga thirst traps siya sa IG. Tama ba siya? Pwede, di ba? Tama ba siya? Siguro, ano, full marketing ang tawag doon eh. Ina-enjoy ko lang sa ngayon. Dahil yung 3 years na naging relasyon ko, hindi rin okay. Hindi okay. Kaya siguro ngayon parang fini-feel ko lang na, oy, ito pala yung single. Yung social media mo, private o public? Public. May photos active, wala? Photos. Stories active, meron. Stories active. May puwet, wala? Meron. Oh, may nakabikini, wala? Meron. Yun yung trap. Puro bikini. Strategic siya. Strategic. Alam mo, sabi mo? Sabi niya, ganun talaga mag 27 eh. Bakit yung Instagram mo, ganun din ba? Uy, parang hindi Instagram na ito. O, parang Playboy Magazine Instagram na ito. Oo, iba yan. Pag-27 ba ganun na? So wait lang, concerned ba kayo sa dami ng DMs na natatanggap nyo dahil sa IG nyo? Sa chat, so yeah. Paano concern? Like, concern? Pag bumababa ba siya, kailangan ako mag-post. Kakaiba yung prank ah. Men, sa tingin mo, hindi naman nila yun. Eh nga, hindi ko, sa tingin mo, guys, hindi ko kayo i-judge. Tayo-tayo lang ang nandito. Walang nakakaalam. Wala tayong audience. Frank, wala nanonood. Walang nakakaalam. Wala, hindi pa naman naka-upload to eh. Tayo-tayo lang. Next week nyo pa malalaman. Bulong mo lang, bulong nyo lang, bulong nyo lang. Para sa akin, hindi. Wait, public o private ang ID? Public. Ilan ang posts mo? 100 plus, less than 100. Ready sumagot yung mga dito? Nasahan, mag-100 na din. Yung post ko lang sa IG, but iba yung sa Facebook. Active ka or hindi? Active. Both? Yeah. Sa IG, madalang lang talaga akong mag-post. Pero hindi talaga ako pala chat. May dating app? Wala. Okay. Wala. May DMs ka everyday na natatanggap? May mga DM, pero before. Kasi ang ako kasi... Ngayon hindi bumawas? Yeah. Kasi, bakit kaya? Hindi talaga ako active mag-reply, alam mo yun, mag-talk ng mahaba kung hindi ka naman, yung, alam mo yun. So ngayon wala na nagdi-DM sa'yo? May mga nagdi-DM naman, pero, hindi ko, wala talaga. Like, literal na, okay lang na, baka nakikita ko. Wait. Chine-check mo ba yung message request o hindi? Chine-check ko, lahat. Bakit mo chine-check? Kasi wala lang. Kasi tinitingnan ko if important. Pa rin ba siya? No. Tinitingnan ko pa rin ba ang beauty ko? Chine-check ko kasi, of course, for me, nag-ano ko ng racket. So, chine-check ko if kung racket ba siya or kung importante nga ano ba yun. So, basically, chine-check mo pa rin kung mabenta ka pero in the business point of view. Yeah. Hindi sa relationship. No. Or kung may nag-DM sa kanyang... Mabenta naman, pero ito. Kung may nag-DM sa kanyang blue check ba? Chine-check naman, blue check ba to? Wala pa rin blue check na gano'n sa akin. May nireplayan ka na ba kahit kailan sa DMs mo? Before. Talagang nireplayan naman talaga ako. Bo, bakit yung mga yun nireplayan mo at yung iba hindi? Anong dahil? Kasi kilala ko sila. Kasi mga yung iba, no, so, kilala ko. Hindi kayo pag hindi mo kilala, auto hindi reply. Auto hindi. Kahit sobrang lupit ng IG niya. Pag tinignan mo guwapings, maganda yung lifestyle niya. Sinong celebrity type mo dito? Literal, no. May blue check ka ba? Hindi ako nagkaganon. Ayoko mag-buy. Okay, wala kang blue check. Ayoko mag-buy. Sinong local celebrity ang like crush mo? Ganyan. Oh. Sino ba? Wala. Hindi, mga asa. Pogi para sa'yo. Come on, imposible. You admire. You admire. Pogi. Someone you admire. Someone who can be your baby daddy. Sino yan? Huwag na mahiya. Uy, Jericho. Jericho. O, paano pag nag-DM sa'yo? Boom, blue check. Jericho Rosales. Hey, hindi girl. Hindi mo kilala yun. Bawal ka mag-reply. Syempre, kilala ko yun mo. Kilala ka ba niya? Hindi. Kaya ka ba? Di ba't ka mag-message sa akin? O, di ba? O, biglang ganun ngayon. Di ba? Kasi hindi ka na. Tapos, ikaw kilala ko, magbigla ka mag-message, sasabihin mo sa akin, hindi. Ang sabihin mo, depende na lang kasi kung sino nag-DM sa'yo. Nag-DM. Yun lang yun. Agree ako doon. Tayo-tayo lang nandito. Ayun nga, nakadepende rin. Agree ako doon. Nakadepende, pero kasi most of the time, ang inaano ko, yun nga, pero inaano ko talaga, literal, is,
kung may yung sa racket, yun yung inano kong, di ba? Hindi okay, naman, pagdating sa dating, huwag natin kasapang racket. Ah, dating, no na. No. Hindi na ako nag-i-entertain. Pwede magtanong? Kasi may, ano ako, may kalibin na ako. Okay, tsaka na pag wala, pag break na sila. Pwede magtanong? Oh, may tanong ka? First of all, bakit naka-public yung IG mo? Sa akin kasi nagigain. Nayari tayo dyan sa low. Actually, yung IG ko is hindi siya naka-public. Ang Facebook, yes. Pero yung IG ko, hindi. Kasi mas hubadera ako sa IG kaysa sa Facebook kasi hindi kasi sa Facebook ko syempre may mga friends ko yung strict side ng family ko tapos madre yung tita niya tapos yung side pa Uy, tanga, kapatid ko yun. Ikaw itong, break mo. Break mo na tayo, kukulit nyo na eh. And we're back. Round 3 na po ng ating Milk and Wine Podcast. Sa mga gustong maglagay ng logo dito, message nyo lang ako or si Shotby Lakika. Ano yung pinag-usapan natin kanina? Ano? Ba't naka-public yung IG mo? Tinanong niya. Tinanong si Lo. Tinanong niya si MJ. Ba't daw naka-public yung IG mo? Uy, hindi nga. Yung IG ko is naka-private. Naka-private niya. Kasi yung mas hubadera siya doon. Kasi hindi ako makapag-ano sa Facebook as in. Lalo na ngayon kasi. So, wait. Friend. Masasabi niyo ba na yung Instagram, yun yung totoong kayo? Tapos yung Facebook ko, yun yung pangharap nyo sa family nyo. Not at all. Siya, may sagot siya ko eh. For me, not at all. Kasi once na pag naano mo yung kung sino ka talaga, hindi naman porket sinabi mong ngayon ka is hubadera ka eh. Okay, so hindi sino ang mas totoong ikaw doon? Si Instagram mo o si Facebook? Mismo magandang Facebook, tanong. Facebook, actually. For me, kasi... Uy, tigil mo yan! Hindi kita kilalang ganyan. Hindi, actually. Hindi kasi, for me kasi, kaya naman ako nagpo-post lang ng hubadera, ng mga sexy, ano, for racket lang din. For para magkaroon na para lang active pa rin ako sa mga rackets, yes. Sa mga right. Work na mga photoshoots, mga ganun. Para lang okay. Alam ng may point. Medyo, lusot yan. Pasok, judge! Pasok ba, judge? Okay ba yun, judge? Oh. Pero kayo, ano ang mas totoong kayo? Yung sa Facebook nyo o yung Instagram nyo? Ako, hindi ako, magpapaka isunosente dito sa Instagram talaga yung pinakatotoo. Okay. Kumbaga, bala kayo dyan, mabalagbagan kayo sa akin. Wala akong pakialam. Ikaw? IG. IG yan, totoo. Kasi yung mga babae, two-face yan eh. IG market nila yan eh. Babae ka, ganda mo, di mo gagamitin para magkapera ka. Wala ka. I like that. Ba't umalis ka dun sa CCA? Hindi. Yung advice mo. Hindi, ganda mo gamitin. I mean, sa IG. Pag sa IG kasi selling content, ang dali lang gawin. Hindi mo na kailangan bumiyahe, papasok ka. Ganun. Hindi, tanungin mo ngayon si Lo. Bakit po naka-private po ba yung IG nyo po? Bakit po ba naka-private? Kailangan may po, Lo yan eh. Hindi lang ang comfortable makita ng public yung buhay ko. So, yung mga kakilala ko lang yung nagpa-follow sa akin. Okay, so... Ano ang mas totoong ikaw? Yung Instagram mo o yung Facebook mo? Boost. Okay. So, pareho lang yung laman ng Facebook, Instagram mo. Okay. Alright. Girls, may tatanong. Anong mas totoong ikaw? Yung Facebook mo o yung Instagram mo? Facebook ko. Late bloomer ako sa IG eh. Same. Late bloomer talaga dito, IG. Oh. Sa Pinas ko, late talaga. Ano? IG. Ah, okay. Pinas. Oh. Mas late pa sila, no? Late pa. Sabagay, okay. Facebook man, yo, the shit dito. May tanong ako sa kung kanila. Kung kasama yung TikTok, may TikTok sa inyo? Lahat dyan meron. Malamang dyan, lahat dyan nag-water. Di ba mas doon yun? Di ba mas doon? Hindi, feeling ko tol, mas kasi Instagram. Kasi nagsasayaw ka doon eh. Hindi. Okay lang makita ng ano, kamag-anak mo yun, nagsasayaw ka doon. Pero feeling ko mas fan side nila ang TikTok. Oh, fan side. Fan side nila. Gets, pero yung mas malandi nila, pang-thirst IG talaga, IG. Oh.
Kasi sa Instagram, meron pa yan silang yung totoong sila, yung dump account nila. Oo, tama. Dump sila. Meron pa yan yung... Alam mo yung stories na ito lang yung makakita. Close friends. Ayun na, mas yung patotoo pang sila na. Yeah, yeah. Yes. Oh, nga, uy, no? Ikaw ginagran mo ako, no? Nakikita ko yung mga ano mo, katarantaduan mo, ha? Nakikita ka kita ng ganun, nasa Amsterdam. Dati po yun. Tagal na nun. Pero dati sa ibang bansa Snapchat yung ganyan ng mga girls, eh. Snap sila naggaganyan. Puro hindi yung totoong sila. Oo, oh, nandun yung mga yung pang close friends nila, ganun. So Pinas hindi. Hindi nag-boom eh. Hindi nag-boom ang Snapchat okay, no. Dito eh. No? Parang hindi ganun gumana. O baka... Alam mo, gusto niyo malaman kung paano mag-isip yung Twitter niya. Kung anong laman ng utak niya, Twitter. Oh, pag wala siyang ano dun, wala laman yung utak. Parang ano, trends ngayon, no? Wala. Tama ba? Threads, parang ganun na yung Twitter. Yeah, yun ang laman ng ano niyo, ng utak niyo. Wala anyway, masyado. Ikaw, ano bang dating status mo? Ay, Mike. Ito na ako yung... Ano po ako? In relationship. In relationship ako. And almost 3 years. Oh, good. Ilan taong ka na? 23. Magta-24. Okay. Good. Okay. May baby ka na? Wala. Alright. Oh, stay ka na dyan. Oh, stay ka na dyan. Mag-behave ka. Oh. Behave lang. Huwag ka na mag-inarte dyan. Magkabilaan to. So, ano 3 years? Magta-3. Okay. So, sa 3 years na yun... God. Ako tanongin nyo. Hindi, mali. Ako tanongin nyo. Hindi, mali. Daw mo ako siya yung bubulgar. Ibubulgar ko. Ibubulgar ko ang baho niya. Mismo, ibubulgar ko ngayon ang baho niya. Baka yun ang bubulgar eh. Oh, best friend ko yung dahil. Paano yung mga ganun, tol? Yung mga lalaki na bubulgar. Oo nga. Ano masasabi nyo sa babaeng nananakit ng lalaki? Ako. Okay, yeah, sorry. Hindi, kasi sa akin naman, hindi naman ako para manakit ng lalaki. Kung ako, hindi naman talaga ako nananakit. At ulul, kahit nga walang kasalanan, sinasampiga mo, igago. Iba yun! Damn, sinasampiga, son. Sinasampiga. Oy, kilala ko yan, ah. Oy, ano, oy. Kakaiba? Oo. Hindi, iba yun. Ganun niya i-describe kung paano ka manakit. Hindi kayang sampal, hindi kayang piga. Puta, ngayon ko lang narinig yun. Sa'yo lang yata niya nakita yung ganung pananakit. Sige na, i-depensa. Sampiga, ano pa? Tol, sobrang inis nilukot yung mukha. Tol, bigyan naman natin siya para makadepensa. Bigyan niya naman natin siya para makadepensa. Oh, game, sample, hey, sample. Hindi ko magulat pag narinig mo na sa mga kanta ko yung word na sampiga. inown na kayo, no? Sampiga. Uy, hindi naman kasi lahat talaga ng girl. Sampiga mixtape. Sige, bakit ka nananakit? Hindi ako nananakit. Actually, hindi talaga ako nananakit ng ganyan lang. Ang ina mo! Hindi, kasi... Sa paningin niya kasi hindi nasasaktan yung lalaki. Aba, kasi ito! Okay, so... Aba, sa paningin niya, hindi niya sinasaktan. Love lang. O, paano mo siya pagbuhatan ng kamay? Hindi kasi... Ang ina mo, huwag kang magmalinis. Kilala kita, gago. Hindi ka makapagsinungaling. Hindi, baka touchy lang siya. No. Hindi talaga touchy, ako. Touchy, touchy lang. Hindi talaga ako mapanakit ng lalaki. Ano? I mean, kasi ako... Bakit niya nasasabi yun? Sandali, iba, bakit? Iba naman kasi siya. Like, hindi niya na-explore literal kung bakit, kung... Pero sinakta mo pa rin. Nasaktan ko kasi, syempre, may emotional damage na rin akong natanggap. Like, hindi naman ako papayag na sisigawan mo lang ako without know or lalo na pag may ibang tao, di ba? Isipin mo. So, bawal mong sigawan, masasampiga ka pag sinigawan. So, kunyari, sinigawan ka lang, nasampiga. Kunyari, ako yung ka-relationship mo. Tapos, sinigawan mo ako. So, pwede rin kitang... Hindi. Kasi ako, akong tao, malumanay akong makipag-usap, lalo na kung alam ko namang... Malumanay pag napuno sa piyaka talaga. I mean... Dito, sa tingin ko yung love language niya, physical touch. Love language niya, sampiga. Hindi ba physical abuse? Physical abuse yung love language
niya, no? Love language or physical abuse. Sorry, pero mapababae lalaki, parehas pa rin domestic abuse yun, ah. Hindi, actually hindi. Kasi ganito, ha. Sa akin paglaka kasi... Sa akin kasi, hindi naman ako mananakit nang hindi mo ako sinaktan ng umpisa. So give and take. Hindi pag sinaktan mo rin siya, saktan ka din niya, okay lang. Counter. Hindi kasi, counter, syempre may counter. Kahit sabihin man natin counter, pero kasi, for me, ako, mag-ano ako ng hanggat kaya kitang unawain, hanggat hindi pa ako literal na to the point na sasabog ako, na hindi ko, okay lang, sige, kung ano sabihin mo, kung anto, ganto, ganyan, kahit na sobrang sakit na, pero, para sa akin kasi, pag si once na sinigawan mo na ako nang sa harap ng ibang tao, iba na yun. Parang napuno ka na. Hindi ka na mga ngamay. Hindi naman sa mga ngamay. Hindi naman sa mga ngamay kasi... Sinisigawan mo ba ako? Wait. Pag kunyari nga sinigawan mo ako sa harap ng ibang tao, pwede rin kitang kamayin. Hindi naman kasi talaga ako naninigaw. Hindi naman ako naninigaw. Kunyari nga. Kasi sabi mo, sinigawan ka sa harap ng ibang tao, nangamay ka tuloy. Hindi. Kunwari, so pag sobra na yung... pag sobra na yung... damage. I mean, sobra na yung pagpapahiya mo, yung pag sinabihan na kitang tama na nung tayong dalawa na okay. Bawi na. Bawi na. Sobra na rin yung pagpapahiya mo sa akin. Pwede kitang kamayin ngayon? Hindi. Hindi kasi ikaw porque yung malakas muna, yung left straight niya. Hindi kasi hindi naman ako hindi ako magre-react ng kahit ano kung hindi mo gagawin sa akin. Kunwari, for example, ikaw sisigawan mo ko tapos hatak-hatakin mo yung bag ko or anything na yung natitrigger mo. Ano mo talaga yung snatcher yun eh? Ano mo talaga? Bigyan mo talaga yun. Siyempre natitrigger ka kasi. Ikaw kunin yung bag mo. Sasaktan mo yun. Oh, di ba? Tama. Hindi, kasi parang natitrigger mo ko nang pag sinabi ko nang stop na, so stop ka na. Nang hindi mo na kailangan, hindi mo na ako kailangan sigawan, hindi mo ako kailangan ipahiya sa tao, kung pwede mo akong kausapin nang tayong dalawa lang. Calm down, bro. Yeah. Tama yan, kilala ko yan, totoo. So, para sa akin. So, paano ka magpakalma? Gaganunin mo nga. Pakalma ng lalaki? Kumalma ka! Hindi! Dahil kita sabihin ko sa'yo, pwede naman tayong mag-usap eh. Hindi mo ako kailangan sigawan, hindi mo ako kailangan ganito eh. Hindi mo ako kailangan ipahiya sa maraming tao. Pwede mo akong kausapin nang tayo dalawa na may hinaho, nang hindi ka sumisigaw, nang walang nakakarinig. Ah, nagigets ko kasi na for siya. Me, kasi for me, ayun yung pinaka the best way na... na kayong dalawa na nag-uusap na hindi ka namamahiya, hindi... Kasi pag once na ginawa mo yun, so anong gano'n? Ano na lang gagawin ko sa'yo? Pero so, gagawin ko na lang saktan mo talaga. Anong gagawin ko ngayon? Sinigawan mo eh. Parang ipapahiya ko na lang din yung sarili ko ng ganito, ganyan. So, parang sasabihin ko sa'yo, uy, halika. Pareho tayo. Manluluhan ka na ng mukha. Lulukutin niya na yung mukha. Pareho tayong mapapahiya dito. Sika tayo sa Facebook mamaya. Anong alam mo ako lang? Dalawa tayo. Ano lang magagawa ko sa'yo? Ano lang magagawa ko sa'yo? Oh, ito, honest siya. Iniisip naman pala niya yung kapakanan ng partner niya. Nililigtas niya nga eh. Pinoprotektahan niya yung partner niya. Kilala niya rin yung sarili niya. Literal, kasi alam agree niya yung issue siya. Mo. Magsusuot ba ng ganyan ng binian kung hindi ano? Hindi ba yun ito nulo? Nag-aapoy na eh. Nag-aapoy na ulo. Nag-iinit eh. Mukhang alam niya rin talaga. Kailangan man jowa, bumbero. Kilala niya sarili niya, technically. Tangina, ano na lang magagawa ako sa iyo? Mga tao kayo. Payatot ba yung lalaki mo? Hindi. Ano may ano? Majubis, ma. Malaking tao. Malaki sa akin. Actually, first time ko siyang, first time ako nakajawa ng gano'n. Kasi fan ako ng, ano, ng payat na matangkad. Pero okay. Anong iba, no? Ha? Huh? Yeah. Simula nung nakalala ko siya. Wait, sabi mo, pag napuno ka na, doon lumalabas yung kamay mo, right? Hindi naman literal na yung kamay ko. Oh, pero I mean, kung ano man, physical lang. Mag-rage ka na, mag-rage. I mean, kasi, anong kamay? Kasi yung nakakapagbuhat ng kamay. Ako kasi is sobrang haba ng pasensya ko. Parang hinayaan ko lang yon ng parang
months nang ganun. Like, hinayaan ko lang siya kung gusto ko kasi makita kung anong literal na siya. So, sa akin, nakita niya, nasang piga niya tuloy. Eh, di nakita ko nang ganun-ganun lang siya. Laging paulit-ulit na lang. Ay, hindi ka nagbabago. Parang mo, gago. Diba? Makulit ka. O, oh, diba? Alam mo na, hayaan. Okay, so wait. Pwede rin bang gawin sa iyo yun ng lalaki? Ay, hindi ka nagbabago. Bam. Pwede ba? Basta hindi ako nagbabago, okay. Pwede. So, binibigyan mo ng... Gusto ko rin syempreng matuto. Gusto ko rin syempre matuto sa mga pagkakamali niya. Kung ako, ha? Ganung paraan din okay lang sa'yo? Hindi. Bakit hindi? I mean, kung ako nga lang, kung ako, hindi nga ako nagbabago ng paulit-ulit ng kahit anong sabihin ko sa'yo. Okay, sige, gawin mo sa'kin. Pero once and... Hindi naman, once matapos, babawi hindi, ako, ha? Hindi ko naman ginagawa, diba? So, bakit mo gagawin sa akin? Ako lang dapat sa'yo kasi ginagawa mo yan. Sa tingin mo, sa pagsasama nyo, ikaw lang ang nag-upgrade? Hindi. Eh, kasi ginanong mo siya eh. Ay, hindi ka nagbabago? Hindi. Pares kami. Kaya ko nga gustong magbago siya kasi gusto ko rin maging maayos yung buhay ko, yung maging maayos yung takbo ng buhay ko kasi... For me, siya na yung gusto kong makasama. Kaya hanggat kaya ko, ibabaguhin, ay mag-i-stay ako hanggat sa magbago. Oh, tell that do as part nga eh. Hanggat kaya mo, lulukotin mo yung mukha niya, no? Ayaw mo magbago. Till that do as part nga to. Ay, ang bago na yung shape ng mukha mo. Yung mukha na yung nagbago, kakasay. Marami ka nagbago sa mukha. Kakasampiga na nagbago yung mukha, no? Iba na yung sure. Okay. Oy, nagkamali ka na ba sa lalaki mo? Ako, yes. O sinampiga ka rin ba niya? Rin ako. Kasi syempre ako, makulit din ako eh. Before, like talagang makulit ako. Ah, talaga? Hindi ala, parang walang kulit eh, no? Walang kulit to. Hindi ala ka. Hindi kami makapaniwala. Yo, na-shock kami lahat dito. Na-shock kami. Oh. Makulit pala siya? Sakto lang yun. Ano ba yung kulit mo? Ano yung kulit mo? Hindi kasi talaga before parang ano ako sa mga lalaki parang hindi wala akong tiwala yung parang ganoon. May trust issue talaga ako. Kahit so, sa papa mo? Sa papa ko. Lalaki hindi din naman. Yun. Hindi naman. Okay, pareho sa iba lang. Sorry. Kasi syempre may iba't iba naman tayong pinagmumulan kung bakit ka nagkakaroon. Okay. So nagkakaroon ng ganung trust issue. So okay. Sa akin, parang before, like, wala akong pakiramdam kung nakakasakit ako, kung... What? Hindi, kasi gano'n naman talaga yung pagbaham kung parang immature pa yung pag-iisip, parang wala kang iisiping iba, parang sarili mo lang. Like, selfish. Oo, kasi okay lang, masaktan kayo ng masaktan, wala akong pakialam, hindi naman ako yun eh. So wait, parang yung ang kulit mo ay what? Ano ba yung makulit? Anong... Mahilig ata manakit eh. Hindi, yung parang ano ako sa, hindi ako parang... hindi ako sa mga lalaki. Hindi friendly ano ako pero yung iwala. Yung parang medyo ano din ako, medyo malandi, ganun na lang. Okay. Parang ganun, malandi. Literal na. Di ba? Touchy ha. Hindi naman sa touchy pero yung malandi. Alam ko naman hindi yung hindi touchy pero malandi. Hindi, malandi kasi na lang alam ko talaga yung limit ko. Kung sweet kanino, spot malandi. I mean yung parang kanino ko like pag spot kita, ay, Mio. Yung parang ganun lang. Marunong siya lumandi. Yeah. Lang. Kung namimili siya ng lalandiin. Oh, kumbaga, pero nasa whole face. Mismo. Kumbaga, kung aprobado ng boyfriend mo yung nilalandi mo. Sa akin. Okay siya. May ganun. Hindi, ganun, parang ganun lang. Parang nakikipag-break din ako. Tapos ganyan. Tapos, kumbaga toxic ka rin. Yeah, toxic. Mm. Yeah. Alam yeah. Di ba? No? Toxic. Yeah. Yun ang before. Tapos, yan, ganun. Before, nagbago ka na, you mean? Malamang. Wow, toxic ka pa rin. Medyo lang, uy. Bakit New parang natutuwa yung boys pagka inaamin na toxic yung mga babae? Siyempre, kasi ano yung parang nakita ko yung mga reactions nyo. Natutuwa kayo pag inaamin na
toxic kami, ganun. We love kasi, honesty. Kasi minsan lang may umami na babae. Honesty. Yeah, minsan lang. Oh, minsan lang umami na babae. Bihira, bihira ang babae na aamin na toxic. Kaya nakakatuwa. Ang cute nga eh, pag umamin kayo. Ah, ibig sabihin yan, medyo, yung edad mo, medyo pa ganun na din, no? Yes! Hoy! Tinatanggap ko na yan! Nilalaban yung age gap. Hoy! Tinatanggap ko na yan! Tinatanggap ko na yan! Nag-iisip na sila, yeah, no? Bigla sila nagiging logical na sila bigla, eh, no? Kung nagkakaedad, eh, no? Isipin mo kung nagiging logical pag nagkakaedad, eh, no? Bumabait. Pero isipin mo kung nag-isip... Isipin mo kung nag-isip na sila nung bata pa lang sila, ang ganda nung pinalalagyan nila ngayon siguro. Diba? Kung bata. Kaso nga, sa tingin ko din nila may isip yun, yun, eh. Yun eh. Puro fun lang sila noon. Kung ikaw ba, may alam ka ba sa history na nangyari na yun? Na? Ganun, babae, ganun. Bata. Bata pa lang naisip na na yung ganyan. Si Magdalena. Ganun, no? Ay, wait, mali. Sa bagay, mga lola nga natin eh. Ha? Yung mga lola-lolang nagtiisa. Hindi, bakit yung mga 18 years old na nakasama ko, nag-isip sila ng tama nun, ha? Mga ito nga itong pipiliin ko. Tama. Hindi sila nag-club, hindi sila na umano. O, di ba? May ganun, naniniwala ako sa ganun. Rare. Oo. Rare type. Yung ganun. Pag high school ka, yung mga... After mo mag-aral, yung mga babae na usually naghahanap agad ng mapapakasalan, magkaka-anak, ang goal nila, magkapamilya, hindi career, I think yun yung mga nag-iisip. Mm-hmm. Di ba? Future. Oh, the future. Pagka-graduate pa lang nila, meron na silang lalaki talaga. Pero siguro, Frank, sa tingin mo, kaya sila ganun mag-isip dahil yun din ang tinuro sa kanila? No. Well, malaking chance talaga, diba, yun. No? Parang yun. Kasi saan mang gagaling yun? Yung na, no. Di ba? So malaking chance. Kulang nila, tol. Oh. Kasi yun ang, para sa akin yun ang right move eh. Tama. Right move talaga eh. Na bata ka pa lang, alam mo na kung kaninong lalaki ka, tapos the rest ng buhay mo, magtutulungan na kayo. The rest ng mga experiences mo, siya yung mag-guide sa'yo. Lahat ng experiences na maganda for a relationship ng man at woman, sa kanya mo lang ma-experience. Tuloy-tuloy na yun. Ang ganda ng foundation ng relationship. I think dapat talaga ganun. Kasi nung nakaraan, sino ba yung kausap ko nila? So may kausap ako about sa ganun eh, na bandang huli, yun talaga ang magpapasaya sa babae. Meron siyang family, may anak siya, mayroon siyang home. Pero tignan mo yung advice ng society. Ah. Ang advice ng society sa young women, mag-explore muna kayo, huwag mag-relationship. Yeah. Tama? Literal. Di ba parang 90% yun yung ina-advise sa internet at sa real world. Pag bata kang babae, mag-explore ka muna. Mag-enjoy ka bago ka mag-settle down. Oh, yun. Pag damaged ka na, tsaka ka mag-settle down. Kasi wala ka na talaga makukuha eh. Oo nga. Nasobrang sa enjoy, tol, na buntis. Hindi niya na gusto yung ano. At enjoy na. Inagsabi ng yung mga career, sabihin, unahin mo yung career mo. Pero ini-upoint ko, bandang huli talaga, ang babae, nagpapasaya lang sa babae. Family, may anak siya, may home, meron siyang naalaga ang home. Oh, so pati muna, yun. Hindi house, ha? Home, meron siyang home talaga. Home, oh. Right? Hindi talaga, kahit nga billionaire ka pa eh. Kung wala kang home, malungkot ka, hindi pa rin ganun. Parang, isipin mo ito, ha? Kunyari, let's say, 50 years old na kayo, pero bilyonarya kayo. Right? Kunyari 50 kayo, bilyonarya kayo, pero wala kayong family, walang lalaki, walang anak, ganyan. Ano ang gagawin nyo? Ano ang masayang gagawin nyo? Loneliness. Na 50 years old kayo. Hindi ka tulad, tol, kung 50 tayo, ang dami nating trip na magagawa pa rin, di ba? Yep. Diba, mag-drive tayo ng supercars, mag-racing tayo, sakay-sakay tayo sa camel. Yep. Pwede pa tayo mag-party. Yep. Kung 50 years old ka, hindi ka makaka-party kung babae ka. Yeah. Bakit? Diba? Explain, question. Bakit? Out of place ka dun. Question ko. Pagdating mo dun, walang titingin sa'yo. Hindi, Kuy. Di ba that age, dapat nagtsatsaka with friends? Oo, Kuy. Pero kasi may mga ganung, kunwari, ako, kung magiging 50 ako, putang inahat pa rin ako kasi choice mo kasi yan kung magiging look hot ka or fuck hindi up yung katawan yung usapan, mo. Hindi diba? Naman yung looks yung usapan. Hindi, kahit nga looks tuli. Sa tingin mo ba hot ka talaga pag 50 ka? Ako, na-choice mo yun eh. Mamimaintain mo. Kumbaga nasa utak mo, nasa mindset mo yun. Sige, well, pwede yung sinasabi. Hindi, pwede naman yung sinasabi niya may mga bata, may mga 50 ganun na sexy pa rin, 130. Yeah, sexy pa rin, tol. Pero kung ikukumpara siya nung 19 siya, iba pa rin. Hindi na talaga, nagigess mo. Kung ikukumpara siya nung 19 question. Oo, wala na yun. O parang mag-club. Tsaka parang iba, yung mararamdaman mo nun, 50, nandito pa ako sa club. Hindi ka na makasabay dun sa twerk. So, ang sakit na yung likod mo. Hindi ka na makatwerk.
Ako question kay question. Nasta ka na dun sa baba. Kailangan ko ano. Ano yung sabi mo ba? Iho! 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 May angat niya ako. Bago ka mag-30, tita closing na po ah. Pero question ko eh. Possible ba yun? So nabanggit mo kasi na pag lalaki kasi pag 50 years old pa, di ka pang mag-ride ng supercar or whatever. So possible ba yun na kunwari naturuan ka babae ka pero naturuan ka ng ganong values, possible ba yun na ma-adapt nung babae yung ganong values nung lalaki na parang kaya pa rin niyang i-enjoy regardless kung may home siya or whatever. Iba naman yung parang na goal niya. Parang, alam mo yun, parang panlalaki din na trip yung trip niya. Kaya lang babae si. Kasi yun nga lang. Kaya lang babae si. Pero possible, so then, pag na, nakuha niya yung kumbaga, value. Nature sa nature na siya. Uh-huh. Bandang huli, dun kayo ginawa para dun. Okay. Kasi imagine mo, 50 years old ka, mag-isa ka dun sa coffee shop. Wala, di ba? Parang well, ganun. So parang ano, yung parang purpose ng lalaki. Ano ba yung purpose ng mga babae? Like, ano yung para sa inyo? Ano yung kami. Purpose ng mga lalaki? Pasayahin kami. Yun yung I mean sa build a family o yun yung mas advanced. Which is basically pasayahin tayo. Oh, pero sa siya ano, like may reference ba noon na parang ang mga babae si God ito yung Bible. Okay. Kaya hindi ko siya kayang kontrahin dahil si God nagsabi, "Yo, ginawa kita para pasayahin to si ano." Parang lahat naman ng religion ganun yung dynamics. Eh. Oh, hindi mo siya okay. but natin ko kontrahin si God. Di ba nagigets mo? Yun yung script na gusto ni God. Okay. Kaya kaya nga hindi maganda yun na parang yung sinabas, independent woman ako, I don't need a man. Mm-hmm. Isipin mo narinig ni God yun. What? Ginawa kita para sa man eh. Ba't magpapa-independent ka? Okay. Eh, gumawa na siya ng script eh. Nag-iiba ka ng script mo eh. Oh, parang. Basically, kahit rin sa aming mga lalaki, anong pa rin eh, bandang huli rin tol. Sa totoo lang, okay pa rin, mas okay pag may babae tayo sa side natin eh. Di ba? Kasi yun talaga yung ginawa tayo para maging mag-teamwork. Tingnan mo, tanongin kita, anong feeling mo sa lalaki na ang priority niya sa buhay magkaroon ng anak, mag-alaga ng bata, magluto sa bahay? Bawa ganun yung priority niya. Hindi niya priority magtrabaho, gumawa ng pera. Priority niya, basically yung role ng nanay. Gusto niya, pwede bang ikaw na lang magtrabaho? Please, doon ka na lang sa House of Collab. Mag-work ka muna doon. Ako yung gagawa ng trabaho mo dito sa bahay. Anong mararamdaman mo sa lalaki ganun? Ano, personally, at saka pinaka-honest na sagot, parang feeling ko trash yung ganun. I mean, tinawag mo agad na trash, di ba? I mean, maganda naman yung ano niya, yung maganda, gusto niyang mangyari. Pero I mean, pero dahil ang gusto niya ay hindi yung script na binigay sa atin, Yeah. Tingin mo tuloy sa kanya, trash. Yeah, pero kasi... Same sa babae, maganda rin naman yung sinabi mo na mag-i-enjoy ako pag 50. Oh, wala namang masama. Mag-supercar ka din, whatever. Script, pero hindi script, exactly. Trash tuloy sa mata namin. Yeah. Okay. Break muna tayo, Koy. Nice break. Oh, shit. Damn, ganda. Break muna tayo, tuloy natin agad. Tuloy na to, and we're back. Yeah. So, anyway, ako ang point ko, ini-imagine ko lang kasi minsan, kunyari ang 50 years old na babae na maya, tinan mo si Oprah, tol. Yep. Billionaire yun. Pero hindi mo makita sa kanyang ganun siya ka saya. Right. Siya mismo yung umamin na umiiyak siya pag mag-isa na lang siya. Yeah. Okay, doon lagi nagmamatter yung pag matutulog ka na sa gabi, sinong katabi mo? May katabi ka ba? Eto ba tola? Tinan mo tola. Kunyari, tayo mag-isa, kaya rin nag-end up tayong mag-isa sa life. Right? Mag-isa sa life. Lalaki. Pero let's say may pera tayo, mag-isa tayo sa life. Pwede, pumunta tayo sa kabilang city, pwede tayo makakreate ulit ng bagong group of friends dyan. Right. Pwede tayo kumaibigan sa clubs, kumakaibigan sa restaurant, kumaibigan ng ibang lalaki din. Right? Pero kung babae ka, kuya, 50 ka na. Kung kakaibiganin mo yung mga ibang 50 din, may mga asawa na yun. Hindi na yun sila. Paano wala kayo silang paano kayo magbabanding? So ngayon, kung kakaibigan ka naman ng mga bata, hindi ka na makasabay. Out of place ka naman. Saka mostly ang mga 50s na lalaki na target din bata. Yes, eh kasi yun naman dapat eh. Siyempre. Siyempre, nagpakapagod, nagpakapagod-pagod gat lahat, no? Tapos ang tatargetin mo yung kaedad mo lang din. Damn, son! Mag-end up tayo yung 50-50. Hindi tayo makakasurvive pa ganyan. Amen, kapatid. Oo, ugod-ugod na. Yeah. Hindi, totoo yung sinasabi niya kasi... hindi, may tanong kami sa inyo. Ano ang parang opinion niyo sa mga lalaking may edad na pero ang
gusto nila yung mga 18 years old, 19, 20, ganyan. Tapos yung lalaki, you know, 35, 40, 45, 50. Ay, basta ko dyan. Sige. Sa mga lalaking gusto nila ng bata? Anong sa tingin? Okay lang. As long as kaya nila mag-provide. Okay. Kayo ba, wait, guys? Speaking of ganyan, kasi nauuso din sa internet yung salitang grooming eh. Okay. Pero nagkaroon ng, hindi ko rin, wala din ako masyadong knowledge about grooming. So, pero sa sakop ng nalalaman ko, parang negative siya eh. Okay. Diba, yung grooming, ibig sabihin, pag underage pag grooming, hindi 18. Okay. So there's a difference. Big difference. Okay. So ano yung oy, may low dito, may low. Sige. Hindi, parang ano ko lang na syempre kung halimbawa 50 years old ka na tas 18 years old yung gusto mo na babae. Parang syempre kahit sabihin mo naman na 18 na siya, may mga lapses pa rin niya na hindi pa rin niya alamin yung mga dapat gawin. Pero, kung babae kang nag-iisip. Which is good. Okay. Kasi makakatulong yung lalaki mag-form ng babae. Kung papapiliin kita, kita 18 ka, wala ka pang alam, pero 18 ka na, legal age ka na. Sinong, baka may ano ka na lang, let's say sister. Uh-huh. Younger sister, 18 years old. Papapili, ikaw yung mamimili para sa kanya. Sinong pipiliin mo? Yung kaedad niya? O yung 30 years old, nakita mo may wisdom na? Ako yung may wisdom na. Actually, yung isa kong kaibigan. Exactly. Hindi, kaya lang din ako nagtatanong kasi marami din ako nakikita mga comments na parang may mga ganong eksena sa mga ibang mga post nyo. So, naisip ko lang na para din malaman nila na yung side ninyo na ganun. Actually, yung mga nag-hate lang na babae about sa ganun is yung may mga edad na eh. Yeah. Kasi hindi na sila napipili eh. Okay. Okay. Kami ang piliin nyo. Ganun, ganun. May nagreklamo bang 18 years old noon? Medyo hindi ako makarelate doon, Koy. Nasulat yan sa history. Ano? Wala namang law dati na 18 and above ang babae na pwede. Mag-ano. So dati, ang nangyayari, noong unang panahon, yung mga mayayamang lalaki, ang gusto nila, 13 to 16. Sobrang bata. Wait. Kasi pag ganun... Wala bang kaalaman? Oh, fresh and everything. So technically, yung mga lalaki, doon na-attract. Mm-hmm. So yung kaya nagkaroon ng ganung law dahil may umalma na mga middle-aged women. So parang anos, yung mga hindi napili. Exactly. So sila ngayon yung nagpasa nung batas. Parang dapat social construct na lang din na. Ano, may nakausap ako dati na Muslim na lalaki. Uh-huh. Sinabi niya sa akin sa kanila, pwede na yung mga underage, below 18, bata, pwedeng asawahin talaga. Mm-hmm. Right. So sinabi nila yung reason niya kung ba't ganun sa kanila. Ang galing nga rin yung sinabi niya. Anong reason? Kasi para sa kanila, habang bata pa lang, pag itong babaeng to, pag sa tingin niya may asawa na siya, hindi na siya makakagawa ng mga mali. Okay. Let's say, itong batang to, nag-i-school pa rin, right? Yeah. Kaya nag-i-school pa rin yung bata. Ito talagang, ganito yung pagkasabi niya sa akin, nag-i-school pa yung bata, pumasok siya sa school, pero wala siyang asawa. Meron lang siyang parents. Sa isip pa rin ng bata, dapat sundin ko si parents ko, pero kaya niya pa rin gumawa ng mali. Pwede siya mag-boyfriend. Oo, pwede siyang lumandi dito, mag-ganyan-ganyan. Pero pag sa isip niya na, may asawa na ako eh. Iba na yung isip siya. Yeah. So ngayon, nalalagay siya sa preserved tamang, siya. O na-preserve siya. Yeah. So ngayon, pero ilang galing nun pero kailangan bilang ikaw si lalaki. Si lalaki, yung intention mo, ganun yung intention mo, hindi sexual. Yeah. Alam mo, ang nakikita ko nga lang na laging sexual mag-comment, yung mga hindi Muslim eh. Yeah. O yung mga may Muslim na lalaki, pag the way nila tingnan, iba nila tingnan yung mga babae. Tingnan nila yan na okay, kailangan protektahan to, gabayan to, yeah. At turuan to. Ganun nila tingnan. Yeah. Pero Pero para sa inyo ba, Koy? Like, may mga nagsasabi kasi na wala naman daw talagang tama at mali. Social construct lang daw yung tama at mali. Tunay ba yun? Or para sa inyo, dati pa lang, bago tayo pinanganak, meron na talagang nakahanin at ito yung tama at yung mali? Good question yan, yo. Kasi medyo malalim din yan eh. Pero parang yan, sabihin natin maling pumatay, right? Noong panahon, kailangan pumatay para makasurvive. Yeah. So parang, diba? Rin natin, ano yun, like social construct lang kaya yung tama ako, at mali. Basihan ko na lang kung makakabuti sa lahat. Halimbawa, ginawa natin lahat, makakabuti siya. Mismo. Tama siya. Tama yun. Kung para sa greater good, kumbaga, majority. Majority, exactly. Okay. Kung makakabuti siya sa mas maraming tao, para sa akin, tama yun. Uh-huh. Whether God-given rule, human-made rule, social construct, o ano man. Yeah. Tapos, depende sa generation, syempre. Pero nagkakatalor din minsan kasi
sa mata ng mga tao, ito nakakabuti. Right. Sa mata ng kabila naman, hindi nakakabuti yan, mali yan. Doon nagkaka-conflict pa rin. Hindi mo rin ma-ano yun, di ba? Hindi mo mapagkasundo yung mga tao na isa right. lang itong nakakabuti. Ah. Kaya nga para sa akin, lagi pag nagde-decide ako, logic eh. Mm-hmm. Like, every time, businessman, relationship man, friendship man, mm-hmm. wala akong emotions talaga. Mm-hmm. Uh-huh. Kasi pag logic ka, ang best answer, ilan? Isa lang. Meron bang dalawang best? Uh-huh. O may second best? So, isa lang ang best. Uh-huh. Tama? Uh-huh. Pag emotional ka, ilan ang pwedeng best answer? Madami. Madami. Optional. Kasi magkakaiba tayo ng emotion eh. Pero kung logical, data, numbers, mm-hmm. may goal tayo, ito ang mangyayari, yeah. Yeah. yung gagawin natin, the best na gagawin para marating Marich tong goal na to, yeah. yun yung tama. Mm-hmm. Para sa akin. Ganun lang ako mm-hmm. mag-decide, di ba? Para. Mm-hmm. Yeah, yeah. O, talunin nyo yun. Pinag-iisipan ako, hindi ko na matalo yung ganong pag-decide. Hindi mo din matalo. Oh, no? Pinag-iisipan ko, uh-huh. paano kaya tatalunin yung idea na yun uh-huh. para may iba pa akong paraan paano mag-decide. Uh-huh. Wala, di ba? Yeah. O, next topic. Wala eh. Like, ako siya kasi natanong, di ba? Like, sa mata ng iba, like, mali daw yung magkaroon ng multiple wives mm-hmm. and shit. Mm-hmm. Tapos yung iba naman, like, katulad sa atin, like, agree tayo na nahagip namin kung ano yung goal or yung mindset na meron kayo. Mm-hmm. Para sa amin, like, mm-hmm. tama yun, okay yun. Kaya napatanong din ako, like, totoo ba na parang social construct lang din yung tama at mali? Mm-hmm. Ayun lang naman yung reason to. Yung pagdating sa multiple wives, depende rin yan kung ano ang purpose nun. Mm-hmm. Right. Kasi yung iba, ang purpose nila, kung ba't nila gusto pleasure. Na marami tatlong babae sa bahay nila is sexual pleasure nila. Mm-hmm. Yun yung mali. Yun yung mali. Yun yung mga mali na na viewer una, na nanonood sa inyo na parang akala nila sexually lang. Mga makikita yung utak na hindi nalagi. Mali talaga yung kasi isipin mo, kunyari, sexual pleasure lang yung trip mo. Gusto mo lang mag-threesome lagi. Mm-hmm. Maka-fuck up ka nun eh. Right. Yeah. Diba, hindi ka makakapo. Isipin mo, may tatlong pek-pek lagi sa bahay mo. Tapos, ikaw yung tipong lalaki na walang sexual control. Mm-hmm. Isa pa nga lang, napafuck up ka na eh, di ba? Right. Tatlo lagi pa. Lagi mo pa ng tatlo lagi dyan. Lagi kang makakapag- sex mm-hmm. Kaya nga dati tulo, parang isa sa mga babae ko, di ba? Parang, kasi minsan yan, baba sila dito, nakapanty mm-hmm. lang, ganyan. Mm-hmm. Minsan wala silang t-shirt, ganyan. Yeah. Parang napag-usapan namin na, tangin na kung ibang lalaki to, araw-araw talaga kayo mabibemba. Yeah. Kasi isipin mo, nakikita mo lagi nandyan sa harap mo na, mm-hmm. di ba? Yun. Pero pag yung ikaw yung may sexual, may control ka, self-control, sa sex yeah. mo, mm-hmm. iba yung ano. So, sa purpose naman ng multiple wives, parang yan, sa mata namin, ang unang iniisip namin yung teamwork. Yeah. Pag mas marami tayo, mm-hmm. mas madali. Oo, mas madali tayo. Magtutulungan tayo. Mm-hmm. Eh. Mas yun ang iniisip namin eh. Mm-hmm. Hindi yung, kumbag, yung sex, mangyayari din naman, bandang huli. Yeah. I think situation-based lagi eh. Mm-hmm. Depende sa sitwasyon kung pwedeng maging tama at pwedeng maging mali. Okay? Uh-huh. So, depende na lang talaga sa sitwasyon. Kung makakasama siya sa mga tao at sa'yo, mali yun. Yes. Okay. Pero makakabuti siya sa para sa greater good, again, tama yun. Kasi o parang tinawatola, ang multiple wives na ilagay mo natin sa teamwork pa rin, ha, pwede pa rin siyang maging mali eh. Ngayon kasi, ko lang naisip. Kasi, for example, kaya itong si lalaki, gusto ko rin, parang si Koy, dalawa yung babae sa bahay para magtulong-tulungan kami. Tapos yung kingdom niya, ang liit-liit lang naman. Yeah. Anong itutulong niya? Ba't kailangan mo ng tatlo? Right, isa lang kailangan mo, son. Tama. Nagigis mo, mag-stick ka na lang sa isa. Sayang yung dalawa, bigyan mo na kay Kuiko yan. Tama. Isang kilo yung kalamansi na ihiwain namin. Sa'yo, yung dalawa palang kaya mong bilhin. Parang ganun yun. Pwede rin siya maging mali eh, no? Teamwork naman yung gusto mo. Tama. Pero maliit yung mundo mo. Siguro parang kumuha ka ng babae na dapat dun sa sitwasyon mo lang. Like, kung hindi mo namang kailangan mag- yung potential ng girl. Yeah. At yung iba ang hangin nga lang. Tsaka purpose nun? Bakit ka kukuha? Yung purpose nun. Kaya minsan yun, may mga nagtatanong sa akin, ganyan, gusto ko rin ng ganyan ko, itatanong ko, aanhin mo yung dalawang babae. Ano, alam mo ba yung gagawin dyan? Yeah. Kaya sa mga lalaki dyan na. Flex lang eh. Gets nyo na. Yung flex lang na, pagkulang, yun ang gusto nila. Okay, kasi ikaw din naman, dati nasa maliit na pwesto lang, pero nagdalawa ka na nun eh. Mm-mm. Diba? Bumilis tuloy yung purpose mo. Kasi may, pero kasi malaki yung gusto kong gawin. Ayun na tama. Kaya yung goal, yung mission. Pero kunyari, sa isang lalaki ka na, simpleng-simple lang ang pamumuhay na gusto mo. Mm-hmm. Diba? You know, like, pamatay na simple lang. Isa lang, okay lang yung isa. Well, pero pag may nagkagusto sa yung iba, okay lang din naman. Pero ang point ko lang, isa lang pwede na yan. Kaya mo na yan. Mm-hmm. I guess mo, huwag mo nang pakomplikaduhin. So yun, depende yun sa sitwasyon. Laging pwedeng tama or pwedeng mali. Halimbawa, sabihin natin, pagpatay, mali. Diba? Mm-hmm. E paano kung halimbawa, kakaibang pangyayari, pero di ba posible na? O halimbawa, may
may mafia or whatever na sabihin sa akin, patayin ko si Kuy-Kuy, kundi papatayin niya yung pamilya ko. Gets. Oh, hindi niyo ba ako maintindihan nun? Oo nga. Okay. Gets niyo? So pwedeng situational talaga siya na di mo alam kung hindi mo pwede, kaya hindi talaga ako nagja-judge siya kahit sabihin mo mukha siyang criminal o whatever. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam eh. Ba't mo pinili si Kuy-Kuy Frank? Si para mas dramatic. Para mas dramatic yung kwento. Diba? Mas dramatic. Okay. Mas gets niyo yung ano. Oo nga. Pero di ba? Oh, makakaalam na lang nun si G.O.D. Siya na lang yung magiging judge niya. Kaya naniniwala ako sa judgment eh. Yung naniniwala ako dun. Pag, kaya pag tao na nakausap ko, hindi siya naniniwala sa Diyos, parang na-off ako dyan. Kasi puta, walang judgment sa'yo. So kahit anong gawin mo pala dito sa katawan mong lupa, wala kang kinakatakutan. Yeah. Kaya mo try to rin. Wala kang kinakatakutan eh. Yung shell dun. Alam mo yun? Si Young Sheldon. Kulit na niya. Di naniniwala agad yun. Oo, 80s. Oh, ba't yun? Science siya, oh. Based on science lang lahat. Hindi ko alam yun. Bata pa yun, eh. Si Stephen Hawking naniniwala agad, eh. Doon kayo magkwentuhan mamaya. Okay naman natin si Miss Lawyer. Ano ang... Lawyer attorney. Attorney. Anong dating status? I'm currently married. Oh my God! Bakit naman kung nagtagunas ka? Tell the duas part. Civil o church? Civil o church wedding? Kamusta? A church wedding. Kamusta? Kamusta yung ano? Na-expect ko civil yung sagot niya eh. Kasi parang attorney nga siya. Kamusta yung ano, yung marriage life? Yeah. Actually, ano, siya yung naging, siya yung ano ko, first boyfriend and last. Ooh, damn, son! We've been together for 9 years. Damn! Damn. Ah, ngayon lang. So, ika 9th year, naligaw nag-propose ka dito, na siya, like, ganun? Nag-propose siya nung nanganak na ako. Ah, okay, kasi may baby. Ilan taon na yung baby mo? 6. Maaga niya ako nabuntis, nag-aaral. 3 years kayo. 3 years ako bago nabuntis. Pero nag-live-in lang kami noong 2021 kasi strict yung parents ko. Kaibang story. Kaibang setup yan. Paano ka napunta dito? Oh, yun ang sabi ko sa'yo. Sabi ko rin eh. Naligaw ka dito? Sabi ko nga, di parang mali lang yung pinuntahan kong lugar. Hindi naman mali. Kakaibang experience. Hindi, joke lang. Ito ang pinakatamang mundo sa lahat. Exactly. Joke. Yun po. Okay. So, ikaw ba, masasabi mo ba na mas maganda na mag pamilya na maaga ang babae. Ilan taong ka nung nabuntis? 17. Mag-i-in. Oh, shit. Okay. So, sagutin mo yung tanong ni Koy. So, anong masasabi mo sa tanong ni Koy na? Sa tingin mo, mas tama na maaga magpamilya ang babae o later on na lang? Marami kang pwedeng i-consider or maraming factors na pwede kang tignan kung gusto mo nang maaga or what. Para sa akin kasi, gusto ko yung maaga kasi hindi wala pang damage yung babae. Okay. Wala siyang baggage. Okay. So, kaya siya yung naging first and last ko. Ayoko nung... Kasi kapag may ex ka, parang ano siya yung sugat na naging scar. Nandiyan na siya forever. Alam mo, so, tama ka doon. Ang galing mo. Yan. Science nga, yung DNA ng lalaki na iiwan sa'yo. Yeah. Oh, totoo yan. Kasi the multiple man, mas parang more imprint value mo eh. More imprints. Saka mas baliw. Yung DNA niya. Ano, parang na... Nahalo-halo siya eh. Oh, daming nag-imprint sa kanya eh. Totoo yan. Totoo. Hindi niya alam ngayon kung ano yung gusto tuloy niya. Pag nakakita siya nung pang 13th na lalaki niya, hanapin niya yung imprint nung 12 niyang iba. Paano yun, puta? Parang ang ano lang, ang awkward lang na ang tagal niyo, tas ibang lalaki. Parang ang weird. Parang ganun. Kasi... Na may bago na namang lalaki. Oo, parang anong purpose? Parang anong purpose mo? Bakit marami kang lalaki? Parang ganun sa akin. Kasi siya yung first and last ko. Nag-settle na ako kasi since may baby na kami. Okay. I think galing. Ngayon normal eh. Hindi ngayon magaling. Yan yung normal na point of view ng babae na winash out na ng society. Dahil sa generation ito si Kendall, tignan nyo, ilang boyfriend, okay lang. Oh. Oh, ito si Kylie, oh, may anak siya kay ganito, pero okay lang makipagrelasyon. Oh. Ito na yung pinakamalupit na babae sa generation ngayon. Oh. Para sa akin, kasi ikaw ba gusto mo yung mapapang-asawa mo, maraming experience na lalaki? Okay, depende. Tinan mo ah, nagigets ko yung point mo. Tama naman na mas dapat mas konti ang experience sa lalaki, right? Pero sa point of view ko naman. Yes, valid naman. Hindi ako normal na ano eh. Mr. Pimpin yun eh. Right. Okay, kasi ganito eh. Parang ganito, right? Merong mga, let's say, mas sabihin natin unwanted women. Yeah. Right? Ito na yung mga wait, ayaw. Bigyan mo sila ng Bible story. Yung ano? Kapatid, basa kapatid. Ano Bible story doon? Yung unwanted women? Yung nagpanggap na magkapatid na lang sila.
Okay. Tama? Sige, bago dyan. Okay. Kapatid, parang yan to. Koy, koy. Versigulo. Let's say, kunyari, let's say walker ka. Right? Mga normal na lalaki, ayaw nilang pakasalan yan. Ayoko, walker. Ayoko yan. Diba? Pero naniniwala ako na bawat babae, meron talagang lalaki na para sa kanya. Correct. Ako yun. So, I guess mo? Yun, yung mga ganun na klaseng babae, may mga tao, may mga lalaki na kayang mag-handle ng ganun eh. Which is hindi madaling i-handle yun ha. Walang maka-handle nga dun eh. Mismong si babae nga, hindi niya ma-handle yung sarili niya eh. Biglang merong, pero yun, kaya depende yun siya. For your own opinion, how do you define woman? Para sa mga Instagram ko nakikita itong tanong. That's a very beautiful question. Thank you for that very beautiful question. Q&A. Ako para sa akin, galing sila sa rib ng lalaki, ginawa sila para sa lalaki. Ganun. Oh. Yun, ginawa ka para sa lalaki. Alam mo, minsan nga, pag kwere, pinagtitrip, kwere, yung mga babae ko, right? Kwere, pagtitripan ko sila, basta yung pagtitripan ko sila, bilang sabihin nila, lagi mo na lang ako pinagtitripan, ganyan-ganyan. Ginawa ka nga eh, para pasayahin ako eh. Sumasaya ako eh, pag ganyan eh. Pinagtitripan mo, masaya ka. Eh, di ba masaya rin kayo pag pinagtitripan kayo? Di ba nakakatawa? Kasi minsan may trip ako, tol, na ano, kunyari, kukwento yung babae, tuloy-tuloy na. Kaya sa kwarto kami, alam mo, daddy, kanina yung napanood ko, tuloy-tuloy yung kwento niya, di ba? Minsan makikinig akong ganyan bilang hawakan ko yung ngipin niya. Ano ba yan? Lagi mong ginagawa yan. Pero sumasaya ako pag natatawa kasi ako sa reaction nila pag hawakan ko bigla yung ngipin nila. Random eh, no? Kasi ba parang awkward, di ba? Sabi niya, sumasaya ka pag ganyan eh, no? Ginawa nga para sumaya ako. Basta sumaya ako, di ba? Bilang hawakan ko yung ngipin nilang ganyan. Oh. So, yeah, yun ang para sa akin kung yun ang tanong mo. Okay. Thank woman. You. Yeah. Thank you. Paano kaya yung satisfied? Paano yung boyfriend niya na panood, no? Ginawa rin sa kanya yun, no? Ginanon yung ngipin niya, no? Mga ngamay ito. Imagine ko lang, no? Mga ngamay ito. Magsasambigayin niya. At ang ina ka. Ilang pangipin mo? Ayos ah. Ngiti. Ngiti. Baga. Ayos ah. Ayos pa. Ayos ah. Pero teka lang ha, baka ma-misinterpret ng mga tao na yung about sa sinabi ko dun sa mga unwanted woman. Wait, ito mo ngayon yung sa ano nga, para mas maintindihan na. Mismo sa Bible, isipin mo. Sabihin mo sa nila, kapatid. May ganung kwento pala. Sa'yo ko na narinig yun, actually. Yeah, Katolikoy. Tol, grabe na yung... Grabe na yung build-up dun sa kwento, tol. Ha? O, skip mo na, wag mo ng kwento, ganun ba? Eh, sige, pwede natin ikwento. Kapatid Katoliko, ikwento. Okay. Diba ngayon, sa mata ng mga tao, parang masama pag nag-prostitute ka. Right? Pwedeng sabihin ka, sa mata ng iba, ganun, masama. Masama rin na pag binenta kita. Kunyari, ganun, diba? Pero kasi meron dun, si Abraham, right? Siya yung kauna-unahan dun sa storya na pinimp niya yung babae niya. Pero wala naman sinabi si God. Oh, kasi ganito yung nangyari. Naglalakad silang ganyan. Tapos bilang may kingdom silang madadaanan doon. May hari, ganyan-ganyan. Na alam ni Abraham na, shit, maganda kasi yung asawa niya eh. Sabi niya, maganda ka. Pag nalaman nilang mag-asawa tayo, papatay nila ako. Ito ang gawin natin para makalusot tayo at makasurvive tayo. Kunyari kapatid lang kita. Alam ko magugustuhan ka ng king. Pero, pag-up ka lang na ano. Ganyan. So pagdating doon, nagustuhan nga siya ng king. Kasi inalay kita basically. Yan, inalay kita. Nagustuhan siya ng king. Si king naman, binigay niya kung ang dami niyang binigay sa'yo. Siyempre, mapupunta na rin sa akin yun. Yung mga, ano yung, yeah. Mga animals, mga ganun. Basically, umaman ako dahil sa mga bigay ng king. Yeah. Tignan mo, hindi nagalit si God kay Abraham dahil binenta niya yung asawa niya. Alam mo, nagsang pa nagalit si Abraham, ay si God? Doon sa king. Doon pa siya nagalit dahil parang, siguro ang rason nun parang, tignan mo, nabulag ka sa agandahan niya. Kumbaga, nagpakahina ka. Alam mo yun, nag-guess mo. Ikaw, ginawa ko lang yun para makasurvive tayong dalawa. Yeah. Kailangan ka dang ibenta para mabuhay tayong dalawa. Hindi ako mamatay, hindi ka mamatay. So, nag-guess mo, doon pa lang, kita mo, sa mata ng ano, immoral yun siya, nagbibenta. Pero, paano kung ginagawa, let's say, kunyari, walker ka, di ba? At yun lang ang meron tayo. Ako, wala akong trabaho, wala.
ikaw o her, yun lang ang way natin makasurvive tayo. Ito, maraming ganyan. Only God can judge you, bro. Oh, gawin natin to. Hindi ko sasabihin sa'yo na habang buhay tayo magaganto. Pero gawin natin to, kuhain natin tong pera to, umexit tayo. Pero dahil doon, nabuhay tayo. Diba? Kaya hindi ko rin hindi ko hinuhusgahan yung mga ganung ano eh. Bawal talaga manghusga to, Lee. Bawal talaga. Oh, hindi talaga siya mag- Ako nga lang nakakaintindi ng mga ganun. Only judge can God me. Actually, Yoda po. Actually, kayo nung college ako, isa sa mga, yung nilaban ko na thesis about sa prostitute, teenage prostitute. Tapos napag-alaman ko na yung mga babae, kaya nila ginagawa yon hindi dahil kailangan na nila ng pera. Hindi dahil doon. Yung lumabas sa study ko, is nasasatisfy sila doon sa, anong tawag dyan? Doon sa parang feeling nila belong sila. Yes, doon sa lalaki. Okay. So parang nafe-feel nila na ano sila, they're love wanted. Sila. Yeah, ganun. Being wanted. Doon sa lalaki relationship niya? Doon sa mga natatanggap nila. Yeah, sa mga natatanggap niyang like compliments. Yung parang pera kasi yun yung parang compliment, di ba, doon sa mga girls. So ang lumabas sa study ko, hindi siya sa dahil money. Sa pera. True. Kundi dahil dun sa pakiramdam na satisfaction na, dun siya nakakaramdam ng power eh, sa customers, di ba? Yeah. So ngayon, let's say, kunyari ikaw yun, right? Mm-hmm. Ngayon, hindi na kita uhusgahan nun. Mm-hmm. Pag kunyari ako yung naging lalaki mo, ngayon mas malalagay ka pa nga sa tamang, kasi hindi na kita mababago eh. Mm-hmm. Basically, tatanggapin ko, hindi kita kayang maging housewife. Mm-hmm. Di ba? So yan ka na, pero dahil lalaki mo ako, mas malalagay ka sa tamang landas ngayon. Mm-hmm. Basically, yung perang nakukuha mo ngayon dun sa customer, may mapupuntahan ngayon. Mm-hmm. Kasi kung wala si lalaki, mapupunta lang yun siya sa Watsons, or sa mga kaibigan mo, sa Alak, sa club, yung pera. Pwedeng mas mapadali mo yung discarte niya. Uh-huh. Oh, di ba? Nang hindi siya madadamage. Pero pag nandyan ako, okay, yan ang pera ka, yan ang trip mo naman sa buhay. Yung pera, ilagay natin sa ikaw, bubuti ngayon natin. Okay. So ngayon, ikaw, ginagawa mo siya dahil dun sa lifestyle na gusto mo, pero at least yung pera mo, may napupuntan. At napabantayan ngayon kita, ayaw, mali yan, huwag yan ganyan. Yeah. Huwag ganyan masyado. Nag-guide mo siya. Nag-guide kita, mali yan. Basically, nag-guide mo siya. Plus, parang may protection pa ngayon yung feeling mo dahil hindi ka mag-isang pumuprostitute dun eh. Yeah, actually, kaya lumabas nito sa study na kaya ginagawa din ng mga teenage prosti yun dahil wala silang security sa na feeling. Mm-hmm. Like, di ba, syempre, karamihan ng mga na-interview ko nun, parang galing sila sa broken family or malaki yung issue nila sa tatay nila. Tapos, ang naghahanap sila ng feeling of security. So parang doon sa pera na natanggap nila, parang nafe-feel nila na parang secure din sila kasi the way sila kausapin parang ng mga customer nila, yun, may value sila dun sa mga lalaki. Ganun yung ilan yung interview mo? That's interesting. Ang tagal na rin eh. Ang tagal ka ng graduate eh. Wait. Siguro nasa 20 to 30 qualitative at qualitative yung ano ko, yung thesis ko. Kasi hindi ko siya na ipa-bino kasi tinamad na ako. Pero yun yung... Yeah, yun, nakaka-ano sila ng... Kasi isipin mo ha, kunyari, ikaw si prostitute, napapagalaw mo yung lalaki. Mm-hmm. Pero judge yung lalaki. Mm-hmm. Napapagalaw mo siya. Mm-hmm. Sarap-sarap. Oh, now I got it. Kumbaga, sa mata ng mga tao, respetadong-respetado lang tato. Pero pagdating sa'yo... Yeah, ina-ad... Na-admire ka. Power nila. Pero tingnan mo to, at the end of the day, yung mga babae, dun mo mapapatunayan na kailangan nilang mag-submit sa kung sinong lalaki. Bakit ko napatunayan yun? Tingnan nyo ah. Sino number one customers? May mga kaibigan kasi ako dati na nag-hosto eh. Okay. Mm-hmm. Kinuheto nila sa akin ang number one customer sa ganung sa men's club is yung mga babae na hostess na galing sa kabilang club. Yes. Sila yung magko-custom. Sila yung customer ng mga hostong na lalaki na to. Bakit? Kasi gusto nila makakita ng submission naman na sila naman ngayon yung may control or gusto lang din nila mag-express ng love or gusto nila mag-submit sa isang lalaki. Basically, kailangan nila ng lalaki bandang huli. Exactly. Oh, sa dami balik nilang lalaking nakakasalamuha, na imagine. Natin. Break muna, balik natin agad ah. Yo, and we're back. Sige, so, go. So hindi mo alam yun na gano'n sa hostohan ang mga... Enlighten me, what do you mean hosto? Diba men's club. So, siyempre may beer house pang babae, okay, di ba? May beer house din na lalaki yung nandun. Parang Adonis ba? O yun, Adonis. Okay, gets. So, pero hindi... Bakit ba yung pangalan talaga? Hindi ko na lang nakita ko lang sa internet yun eh. Yung sikat na ano, tol? Sa sikat na gay bar. Okay, alright. Sa ano? So, yeah, ang madalas na customer dun is... mga walker, mga babae na nagtatrabaho rin sa club, mga CCA. Oh, exactly. So,
bakit sila nagtatrabaho para sa lalaki na mga ganong klaseng lalaki? Like, parang boy lang din. Hindi ko, sorry, iba-iba hindi ko mag-gets kung... Iba-iba ang reason nila. Hindi okay, natin alam. Okay. Pag nasa behind closed doors na iba-iba ang reason. Yeah. Yung iba naman, parang feel, gusto nilang maramdaman na sila naman yung nagbabayad. Mm. At sila yung pinapagalaw ni Ori. Okay, okay, okay. Yung iba naman, siguro pag... Pag nakasara na yung pinto, gusto nilang sila naman i-dominate. Bayaran kita, dominate mo ako. Yeah. Kasi yung mga customer ko, ako nag-dominate sa kanila eh. Yes. Iba-iba ang reason eh. At the end of the day, gusto mo talaga ng lalaking sasubmitan mo eh. Mm-hmm. Tingnan nyo ha, ang dami-daming celebrity, let's say Hollywood celebrities, actresses, musicians, na sobrang ganda, talented, mayaman, napakalaki ng fanbase, millions of people. Pero single, paano nangyari yun? Kasi wala silang mapag-submitan. Ang laki na nilang tao eh. Oh, million yung fanbase nyo pero wala siyang mapag-submitan na lalaki dun. So at the end of the day, kailangan niya pa rin mag-submit. Paano mo nalaman? Kasi malungkot siya oh. Tapos si Lina nung time na malungkot siya. Mm-hmm. Sila, gets mo na yun eh. Gets mo na yun. So kailangan mag-submit ka pa rin talaga. Actually, lahat yung sila may pinag-submitan eh. Dun sa manager nila, nag-submit sila. Correct. Kahit anong sabihin ng manager, susundin nila. Saka, lagi kayo may pagsasubmitan eh. Hindi kayo makakawala sa submission eh. Tamang pili na wala doon oh. Pero alam mo ha, wag sa hindi iniisip ng mga tao pag yung mga nagwo-walk mga ganyan, yun yung mga trash na babae. Yeah. Dog, hindi niyo lang alam ha, yung mga babaeng galing sa maayos na pamilya, yung mga parang artista, ginagawa marami diyan maraming gumagawa niyan. Tas ito sa madaling salita, ang mindset ng mga prosti na babae. Kunyari may crush ka. Hindi, I mean, as a girl. May crush ka. Oh, may crush ka. Sim ka. Paano ka dun libre? Sa mo papagawin? Sa may bayad na. I mean, sa madaling salita, gagawin mo siya for free, dun ka na sa magbe-benefit sa'yo. Yun yung ibang mindset ng ibang prosy or walker na babae. Pero hindi natin maaano na ano siya. Hindi natin masasabing... moral o immoral. Tama or mali. Well, hindi ko na basically, ako hindi ko na trabaho yun eh. Guess mo? Ang trabaho ko lang, pag may nagkagusto sa aking babae, okay, gagabayan kita, paprotektahan kita. Hindi natin trabaho mag-judge ng tao. Hindi ko na, hindi na, gusto mo. Kaya minsan, tol, kunyari may, minsan may makakadate akong babae na alam ko naman lumalakad siya, di ba? Tatanungin ko sa kanya, so okay, ang ginagawa mo sa buhay? Magsisinungaling siya. Ayun yung sabihin yung totoo. Para sa isip, sinasabihin mo lang yung totoo? Magkakasundo tayo neto eh. Nag-guess mo, nagkukunwari ka pang freelance model dyan eh. So ngayon, alam nyo na, huwag niyong ilihim kay Koy Koy. Koy, ang dami yung binubulgar dito sa Milk and Wine eh. Basta ang point ko lang, bawat babae may katapat yan. May lalaki siyang para sa kanya. Yeah. May katapat sila tol, may katapat. Parang ang babaeng, let's say, kaya yung babaeng gusto niya yung sinasaktan siya, merong mga lalaking nananak eh. Doon nga sila mag-work eh. Yeah. Tumatagal pa yung relationship nila. Pag naman. Ganun diba? Mali siya sa mali. Pero sila ang mag-partner. Yeah. Diba? May partner play ang tawag doon. Partner play, oh. Akala ko role play. Oh, may ano siya. Yung partner play pala yun. Babaeng scammer, biglang may scammer din siyang kasama. Babaeng books. Ewan ko, basta laging may magpapapartner yan. Basta ginawa tayo lahat, tol, para sa isa't isa. Meron talaga. O, kailangan mo lang mahanap yung... May married nga dito eh. Oh, may married nga. Dito. Kailangan mo lang mahanap din, married to the game. Yung click mong yun eh, di ba, nagigets mo? Hindi tayo para sa sarili lamang. Yeah. Oo, hindi. Walang sino man. Ginawa, tag team. Tama naman, di ba? Teamwork. Teamwork makes the dream work, boy. Yeah. Alam mo nga yung ano nyo, yung naalala ko, di ba, nag-guest rin kayo nung nakaraan. Sa, yeah. Tapos, oy, naisip ko rin to sila kasi yung line of work nila, di ba? Usapang relationship. Marami nga rin lalaki na hindi kakayanin yung line of work nila. Right. Yeah. Diba? Oo. So, teka. So, Frank, ayos lang ba natanggapin nila na hindi sila pang house material, ay wife material? Kasi, hindi, parang kunyari, Yeah. Gets ko. Na ganun. She for the streets. Hindi, kahit na. Pero DNA, ako naniniwala ako sa DNA. Oh, ano? Na stick to your DNA. Hindi ka pang kung yun talaga material. Yung ikaw, i-set up mo na lang ng tama, kumbaga. Yeah, actually, Koy, hagip ka ta doon. Kasi ako,
di ko talaga think yung maglaba, maghugas ng pinggan. Yeah, yeah, yeah. Di ko alam, tinatry ko naman yung best ko na gumalaw eh. Yeah. Like, kaso alam ko lang sarili ko, di ko talaga think to, magdatrabaho na lang ako para sa inyo. Parang gano'n na lang. Okay. So may gano'n talaga. May gano'n pala talaga. Nakuha mo yung gusto kong itanong din na possible kaya yun na parang hindi ka house wife material, pero like, pwede ka naman mapakinabangan sa ibang bagay. Well, ito ah. Yung partner akong ganyan. Sabi niya sa akin, hindi ako marunong magluto. Mm. Pero aaralin ko later on. Pero sa ngayon, kukuha ko ng maid. Mm-hmm. Tapos i-guide ko siya. Bigay ko lahat ng magandang ingredients. Mm-hmm. Yung recipe na alam kong gusto mo yung lasa, titikman ko muna. O, may nagkawa pa rin. Sabi marunong ito. Yeah. Pero napag-servisyo na niya ako, napasaya pa rin niya ako in her own way. Diba? The end justifies the means naman. So like, kung ano man yung ending, Ako, the way ako mag-view na nga ngayon, ganun eh, pag ipabahay papasok, alamin ko, okay, pag nakikitaan ko siya na pambahay to, ito yung tipong babae na ayaw lumabas ng bahay. Mm-hmm. May mga ganun babae na ayaw nilang lumabas ng bahay. Oo, totoo yan. Diba? Totoo yan. Agree ako talaga dyan. Mas masaya sila pa nagwawali sila. Oo, totoo yan. Okay, ilalagay kita kung saan ka masaya. Diba? Sabay, ito si babae naman, gusto niya maging, gusto ko dun sa spotlight. Gusto ko. Halimbawa, she for the streets. O, diba, Victoria's Secret model ka. O, lahat diba, ng makikita sa'yo, nakahubad ka, go. Bam, proud ka sa sexy mong katawan. Ka. Okay. Kailangan mo pa rin ng lalaki bandang huli. Chess game pa rin tuloy. Alamin mo yung position niya. Oo, ganun. Pero dapat kasi, ang mali kasi, ng ibang babae na for the streets. Mm-hmm. Naiinis sila pag hindi sila sinasabihan silang hindi sila wife material. Parang, huh? Well, yo, tanggapin mo ko sila. Ay, yung mga nagpapakuin eh. Oo, aminado na nga ako. Nagpapakuin ka, horse ka nga lang. Parang maano sila, ba't ayaw? Ako ayaw yung pakasalan. Hindi ka pang gano'n na niya. Tanggapin mo na hindi ka pang gano'n. Hindi mo kaya magstay sa bahay. Yakapin mo na yung branding mo. Yeah. Kumuha ka for the streets. Diba, okay, yung chess game nga lang, kung nagpapakuin ka, eh, horse ka nga lang eh. Oo, ganun. Tumakas sa horse. Horse! Bayo ka dyan. May mga para sa queen naman eh. Yeah. Para sa bahay natin, di ba? Take the L. L lang kaya mo. Horse ka nga eh. L lang. Oh, teamwork pa rin bandang huli. Teamwork pa rin bandang pero, huli. Pero bandang huli, mananalo tayo, baby girl, di ba? Oh, yun pa rin naman ang purpose eh. Oo, oh, ganun. Yun pa rin ang goal eh. Yung, horse ka lang. Ho! Yes mo. Kaya what if ano, pang sabi nga ni Kuya Frank, pang Victoria's Secret na siya, tapos white material pa siya. Yeah. Kuya, auntie! Dun? Ikaw, auntie! Ako, kuya! So, mas patanda ako sa auntie? Ayos ah! Oh, yeah. Anong tawag mo doon? Good question. Yung, sa kanya. Sabi niya, paano kung pang, kumari, pang ano ka din, pang model ka pa-model din, pang model, then white material. White material pwede jackpot yung lalaki mo noon. Uy! Dali. White material. Dali. Pero kasi parang medyo... Marunong ako lahat. Marunong ako magluto, marunong maglinis, marunong. Oo nga, marunong ka nga. Pero ang point, mahahati mo ba yung time? Ay, yes! Oh, pwede kasi marunong ka, pero yes, dahil marami kang gig, hindi mo ngayon mababantayin yung home ko. Pwede minsan mo gusto ko lang, dyan ka lang sa home. Eh, paano yun? Kung pwede mo namang, ano? Eh, kung naiintindihan naman nung boy, at saka pwede niya rin naman gawin yung mga nagagawa mo sa simplest way lang. Like, for example, ikaw, eh, for me kasi ha, ako, before ako umalis ng bahay, talagang nagpupulot ako. Nagpupulot ako ng mga dumi, lahat ng mga, ano, maglilinis ako. Mismo. So, syempre, for me, kasi gusto kong bumalik ako ng ganun mismo, pa rin. Mismo, dali yan. Bigyan mo ako dyan, MJ. Okay. Nang mas maano pa rin yung bahay. Paano kasi, pag nagugutom ako, tapos wala ka? Yun ang point. Ayun. Hindi ka maka-full-time, nagigess mo pwede yun. Ka, syempre, gusto kasi ako may work. Gusto ako palagi. Pero, pero ikaw kasi may buhay ka rin. Na hindi naman dapat yung buhay ko tatakbo lang sa... Yun ang housewife. Doon nagkaka... Pero kasi... Okay, nagigess ko ngayon. Kung ganyan ka, doon talaga kita ilalagay. Kasi ang pag kung maglalagay ako ng housewife, gusto ko ako yung buhay niya. Ako kasi nagluluto ako. Kung may sarili ka pang buhay, kung may sabihin mo may sarili ka pang buhay. Actually hindi nga tuloy kahit nga kunyari si Bob Kuya, yung katulad niya na si ganyan TikTok girl siya, ganyan, 'di ba? Mas gugustuhin ko ang naggagawin niya para sa akin eh. Basically, ako pa rin buhay mo. Guess mo? Yan, mas mag-work na gano'n. Kasi pag may sarili, may pang-sarili siyang pakay. Wala kayong relasyon nun. May sarili siyang buhay. Di ba? Anong relasyon dun? Di ba? May isang... Yeah. Oo, may isa dapat tayong pupuntahan. Guess mo? Oo. Oo. For me kasi, sa akin, umaalis ako minsan. Lahat na, ready na lahat. Like, ako, kasi usually pag umalis ako minsan hapon na. Pahapon, so hindi, kasi yun yung time ng minsan ng bikini show namin, Nel, paggabi. Gabi. So ako minsan,
bago ko umalis, like, tanghali, nagpiprepare ako, nagpiprepare na ako ng food. So, pagkatapos na ng event ko, nakadepende sa'yo kung kakain ka kasi may pera ka naman eh. Pwede kang kumain sa labas. Basta bago ko umalis, napakain kita. Goods akong umalis, naayos ko yung lahat. Okay. So para sa akin... Ano mga bata? Wala naman akong bata. Hindi, kunyari nga. Siyempre, gagawin ko pa rin, uunahin ko yun. Uunahin ko muna lahat nung bago ako umalis. Kasi hindi, ayoko naman aalis ako ng bahay tapos may marami pa pala akong iisipin. Ay, yung ganito, yung ganyan. Ay, hindi ko pa pala naayos. Hindi naman, di ba? Bago ka umalis, aayusin mo lahat. Time management. Oo. Like, anuhin mo muna, like, ganitong oras. Kung alam mo namang may event ka na that day, before pa lang, lahat, gagawin mo na. De, wait lang. Nagigets ko naman siya, Koy, pero nagigets din kita. Parang, lahat. May mga point of view nga. Mm-hmm. Ang gulo nyo. Akala ko ba, nagigets mo? Hindi, nagigets ko yung point niya na... Na magulo. Na kinda. Pero, mas nagigets ko yung kay Koy na parang may specific na, dito ka. Pero kung nagagawa mo yung both, hindi, dapat love, natin ayun nga kasi... Ikaw kasi bilang girl na gusto mong gawin yung both na gusto mo at bilang pagiging asawa mo, so kailangan mong gawin ng at the same time pero time management na kailangan mo, mong... Siguro... Bandang huli, tama na naman ako. Ba't kayo tumatawa? Kasi tinan mo. Yun nga ang point ng multiple wives. Yeah. Right? Kasi ikaw... Gusto mong lumabas pa ng lumabas, mag-make money ka dun sa bikini show mo, okay, fine. Meron akong wife dito na pambahay ko lang at ikaw yung wife kong pangganunan. Doon kita nag-gets ko yun. Eh. Doon kita nag-gets. Yun yung point nun eh. Paan mo gustong gawin lahat? Kung pwede naman mag-divide kayo ng task. Yeah. Divide the task. Exactly. Yun ang point kung bakit mayroong ano... Taas ng pride ayaw magpatulong. Pangganun na ka, pangganun na to. Ang taas ng pride ayaw magpatulong. No? Baka naman sabihin mo pa rin, hindi ah. Hindi. Hindi, kasi syempre may ginagawa rin siyang grind niya para sa sarili niya, para sa amin. Hindi lang naman din, kasi ako nag-grind ako, hindi lang para sa akin, hindi lang para sa amin. Para din yung sa pamilya ko, kasi may tinutulungan ako. So hindi lang for me yun eh. So for us, para hindi lang din for us, para lang din sa lahat ng mga nasasakupan ko. So, sa'yo, ikaw may okay, kamahalan. Dapat ang gawin mag-charity ka. Ang dami mo gustong tulungan eh. Hindi, kasi tulungan mo muna yung nasa empire mo. Paano matutulungan yung iba? Yung man mo, di mo matulungan. Hindi, bukod nga sa tinutulungan ko siya, syempre, tinutulungan mo rin yung pamilya mo. Okay, tatanungin yung kita. Yung pamilya mo. Nasa lalaki mo ba ikaw? Hindi. Parang ano-ano lang kami. Doon sa kanila. 50-50, ganun. Doon ako sa amin, ganun. So, hindi ka 100% sa kanya? Hindi. Okay. Sige na, gagets na kita. Kasi okay. Okay. Hindi na kita tatanungin. Si lalaki mo ba, masasabi mong hustler siya? Meron ba siyang Seta hustler heart? 50-50. May hustler spirit ba siya? Meron. Meron siyang, parang malaki ba ang goal niya? Yeah. Ganun? May mga future, may mga ano naman siyang, may mga plano naman siya sa buhay kung... I mean, hindi lang sa akin, sa kanya din, like, mga gusto niyang, ano. Nakikita mo naman na totoo siya sa sinasabi niya na talagang, ito talagang aabutin ko. So, nakikita mo sa actions niya, totoo rin talaga siya, legit na, papunta talaga siya doon, nag-guess mo? Yeah. Okay, good. So ngayon, isipin mo, di ba, sabi mo, tumutulong ka sa pamilya mo. Biyakit na mas madaling game, ah. Okay. Tulungan mong umaman to si lalaki, mas madaling tulungan yung pamilya mo. Ay, guess mo? Mas madali. Kaya rin, lahat ng kita mo, binibigay mo sa kanya, tapos minumultiply niya ng minumultiply. Nung pang palaki ng palaki, boom. Ang dali ng tulungan ng pamilya mo. Di ka pa pagod nun. So, support ka lang. Shoot pa yung pamilya mo, natulungan pa. Ang ginagawa mo kasi, nagpapakalalaki ka eh. Masyadong mainit yung ulo mo. Hubarin mo yan. Aggressive masyado to, pare. Pre, on fire eh. On fire. Tama, nagtanggal na ng t-shirt kanina. Minsan na-underestimate ng mga babae yung ganung strategy na. Kung itong lalaking to, di nga nila alam yung ganung strategy. Uy, dyan ako nagaling. Isipin mo, na-underestimate. Kung itong lalaking to, laban yung merit. Kunyari, tol, magbigay, kunyari, let's say, magbigay tayo ng isang nasa taas na lalaki. Tol, magbigay ka ng isang nasa taas na lalaki, on top na lalaki. Chabit.
Alright. Okay. Okay. Kaya si Chavit. Chavit, right? Tapos nung hindi pa siya Chavit, right? Maliit pa siya, low value pa siya. Tapos, sabit pa siya. Sureball naman ang papunta. Sabit pa lang siya, no? Sabit pa lang. Pero sureball na paangat siya. Diba? Tapos ikaw si babae, tutulungan mo ngayon siya na tama. Makaangat doon. Ikaw na sana yung, nandun ka na sana. Chavit money ka sana. Correct. Nagigis mo? Parang isipin mo, anong mas mabilis? Magpayaman siya mag-isa at ikaw din mag-isa o sabay kayo? Actually, yun ang ginagawa namin. Hindi lang naman ako for my family. Actually, kami nagtutulungan kami dalawa na to the point na minsan na kakatulong ko rin sa kanya. So, ang pinapalit niya is parang tulong na lang din sa family ko. Hindi lang bukod ako. Kasi ako hindi naman literal na sa for my family lang. Tinutulungan ko siya mismo, siya din mismo tinutulungan ko kasi gusto ko rin alam mo 'yun, yung makita kong yung pinaka to the point na highest kaming dalawa. So 'yun ang ginagawa ko. Hindi lang yung family ko, tinutulungan ko rin siya na maging tinutulungan ko din siya maging mas maayos pa. Kasi alam kong hindi ko din naman kaya nang ako lang eh. Alam mo, maganda naman yung intention mo. Maganda talaga yung intention. Gusto mong tulungan ang pamilya mo. Gusto mong tulungan siya. Pero gusto mo pa siyang mas tulungan? Ito. Huwag mong baguhin ngayon sarili mo. Ayos na. Sige, yan. Diyan ka masaya. Lagyan mo pa siya isang babaeng tutulong sa kanya. Boom! Tingnan natin, di ba? Nag-guess mo. Kung gusto mo talaga siyang legit na tulungan, ha? Totoo yun. Maligay ka pa ng isang yun. Tao dun sa mundo. Totoo yun. Totoo yun. Wow, mapabilis kayo. Parang ganun yung ginawa ko nung mag-boyfriend pa lang kami. Mm. Siya, nung nag-pandemic, nawalan siya ng work. Mm-hmm. Tapos ako nag-work pa rin, syempre call center. Mm-hmm. Hindi naman kami nawawala. Nag-ipon ako. Tapos okay. Habang wala siyang work, pumasok siya sa shop ng kuya ko. Basilio mm-hmm. Motor Shop, GMA and Molino. Alright. Uy, nag-segue pa! Tama! Naging mechanic siya ng kuya ko for mm-hmm. 1 year. Tapos mm-hmm. nag-ipon ako. Ako yung nag-finance ng motor shop. Siya yung Ganun ang mindset. Yeah. Yun ang teamwork. Oh, Right. Sa Friday. Alis siya sa Friday. Canada. Yeah. Congrats. Lamig. Daming Canadian dun. Gusto mo ba yung idea yung binigay ko sa'yo? Ayaw mo. Hindi. Baka masampiga niya daw. Hirap kasi ito yung advice mo, depende rin sa lalaki. Depende sa lalaki. Baka mami, hindi ka i-handle ng lalaki niya sa tingin niya. Pwede rin, no? Diba? Kaya parang ayaw niya ipagawa eh. Either sa tingin mo yung ba iniisip nila or ang iniisip nila yung gusto ko ako lang. Meron ba talagang ganun? Mayroon mo tayo narinig na gano'n? Kasi minsan ako nga, hindi mo pa ako maano, tapos magdadagdag ka, paano ka? Yun na yun. Magigets ko yung point niya. Kumbaga ang point niya, tol, hindi nga ma-handle ng lalaki siya. Gets. Magdadagdag pa. Pero wait, paano ka daw ma-handle ng sasampiga? Makinig ka. Ba't ka magsasalita ng ganyan? Bandang huli yun ang pinili mo. Ikaw pumili dun eh. Oo, pero alam mo naman sa sarili mo, like, alam mo yun, yung... Siyempre, kung ikaw nga mismo, hindi mo na maintindihan yung sarili mo. Ako na nga nakakaintindi sa'yo. Magdadagdag ka pa ng ibang taong mano. Yung parang pipilit mo na intindihin ka. Eh, what if kung mas masakit pa yun sa ulo? Ayaw mo nun, dalawa yung... Hindi na. Paano mas mabigat yung kamay nun? No? Oy, ayaw mo, dalawa kayong magpapaintindi sa kanya. Hindi na. Pantayin yung mukha niya, no? Hindi, baka mamaya ako na lang umintindi sa kanila. Hindi yon kasi bago mo kasi muna siya papapasukin sa ganong sitwasyon, syempre, ano mo siya, i-enlighten mo siya, ito yung gagawin mo. What if nga lang? Love, paano nga? Okay, relationship naman? Doctor. Bibigyan kita ng isang babae. Ganito dapat ang pag-handle niya. Paano nga? Hindi marunong mag-handle. Mamasarungotin kung mukha sa dalawa. Pag-uuntog ko na lang kayo. Ikaw pa rin pumili nun. Naiinis ka ba na hindi siya marunong mag-handle? Hindi. Okay, good. Or sino ba pumasok sa mundo ng isa't isa? Ikaw ba o siya? Siya! Siya pumasok sa mundo. Siya ang nanligaw. Malamang. Di siya nasa kanya nga ang rules and... Regulation.
Kaya pala ganito kataas ang ihi. Kaya naman pala eh. Yun yun. Okay, gets ka na namin, girls. Kasi diba nananahimik ako? Malamang. Ba't ganun, no? Sa normal na, akala nila yun yung normal, no? Ano? Na yung babae, na yung lalaki yung pumasok sa mundo niya. Hindi. Parang sa akin, hindi nga normal yun. Hindi ko nga na-experience ako pumasok sa buhay mo, girl. Siyempre, like, for what? Alam mo naman kung ano na pagdaan, na broken, ganito, ganyan. Ikaw, pinilit mo, ipilit mo yung sarili mo. Na-try mo na ba mag-ano? Pinilit niya yung sarili niya sa'yo? Like, hindi naman, like, for example na, eh kasi ganito ganyan, okay, naiintindihan kita, ganito ganyan. Tas malaon, hindi naman pala literal. Ikaw nga. Yung, I mean, ipinapaano lang, kumbaga, doble kara, ganon. Guard. May tanong, hindi. Antayin natin, may tanong siya o yung katanong. May tanong ako. Mayroon na ba sa inyo babae nag-first move dito sa lalaki? Ay, naku. Yeah. Oo! Yun ang magandang tanong. Oo! Siyempre. Yung tanong mo eh. Kasi alam mo kung bakit, putang ina mo ba't haantayin mo pa yung lalaki kung kaya mo namang gawin, yeah. Di ba? Yeah. Kasi yung mga lalaki na yan, may ego din yan eh. Mm. Kung baga pare-pares lang naman, nasa choice mo nga yan. You only live once. Masasabi mo pa? Tama yan, tama yan. Kaya mong tama yung sinasabi niya, tama. Agree ako to, 100%. Ang daming lives nun. Parang pusa ka nun, 9 lives. Bagay nga kayo nito. Bagay sila, ano? Bagay nga kayo. Bagay kay ni Kika. Kika and RK Dictionary. May sarili kayong dictionary, no? Tangin na yung anak nyo, linguist. Same frequency. Tanongin natin yung ibang babae to. Kung nag-first move ba sila sa mga lalaki. Time nyo na umami. Yeah, ako oo. Kasi yung man ko, ano, nasa music scene din. So, ano siya, producer naman. Pero underground scene din. So, okay. Yun yung, well, matagal na kami magkakilala. Ako yung nag, ano, nag-insist na unang, ano, kumbaga nag-first move sa kanya. Yes. Tapos yun, tapos ang goal ko doon, parang syempre, matutulungan ko siya na madaming mag-record sa kanya and shit. Tapos matutulungan niya ako, mapaprovide niya ako ng music, ng beat and shit. Yeah. Yun yung parang naisip ko doon na pwedeng teamwork. Pero in reality kasi medyo nababagalan lang ako sa flow. Pero siguro tamang timing lang, ganun siguro. Tamang timing lang. Sa flow. Yeah. Yan. Pero tamang timing lang siguro. Asya yung... Hindi pa. Wala po hindi kong pa, ex. But... Wala nga siyang ex. First and last pa lang. How sweet. Ayun si Wilkes dati. Siya. Ako? O, ikaw pa. Aminin mo. Sige na. Siya pa lang per nurse mo ba, no? Siya ang nurse mo ba? Hindi ako. Kakaiba ka. Waiting. Si, yung katabi waiting. Mo naman ko. IBA. Si... ikaw, nakapag... Ano ikaw, ka na Miss 7 months. Natanay mo na ba na ikaw yung nag... first move o talaga? Naman, mas gusto ko yun, ako yung nag-first move. Ano ako sa lalaking, ano, ayoko ng lalaking loud, saka yung, ayoko ng lalaki na masyadong maligalig. Oo, first move ako. Mas attracted ako sa lalaking tahimik, parang torpe, hindi kayang kumulit na ibang babae. Paano yung first move na ginawa mo? Hindi naman first move na wala siyang interest sa iyo tapos pinipilit mo siya yung first move na may idea mo, may na nararamdaman mo na na gusto niyo yung isa't isa. Paano mo masasabi yun? Ang kaya nilang pakiramdaman yun. Mararamdaman mo yun. Kaya nilang pakiramdaman. Babae itong mga ito. Sa ano? Kahit nga di sila tumingin, alam nila eh. May gusto sa akin. Ito wala. Saka may mga ano eh. May mga paramdam. Tama. Parang mga ganun yun eh, di ba? Hindi, yung mga pakiramdam ng babae yun. Creepy na pala. Oo, creepy. Okay, good. So, Ikaw yung nagtanong. Ngayon, tanongin natin yung nagtanong. First move. Ah, ikaw yung nag-first move dun sa boyfriend mo. Paano? Kaya pala... Asya. I mean, asa in general, nag-first move na ako sa guy. Kasi, wala lang. Hindi naman ganun ka-komplikado yung buhay. Siguro kapag may nakita kang cute na lalaki, hay, ang cute mo. Yun na yun. Cute lang basihan mo. No. I mean, first move. In general, first yo, move. Yo, sa lahat ng cute yan. Okay, yo, para sa akin, medyo hindi sila komportable na mag-first move kasi hindi sila sanay na ganun, di ba? Yeah. So kung gagawin mo na lang yun sa ikakaayos ng buhay mo. Oo, di ba? Choice mo pa rin talaga sa lalaking pang diinan na nagigis mo, hindi yung pang playtime yun lang.
Kasi yung playtime, madali lang yun eh. First move ka sa lahat. Then, nag-first move ako minsan. 30 plus yung may mga business. Mm. Minsan yung nagsasabi pa, like gusto na kita alagaan, ampunin na lang. Yung ano ah, hindi oh, sa... No. Hindi, oh no! Hindi, I mean... Oh no! Hindi, kasi may nakausap pa ako before. Orpan na yan, orpan na. May nakausap pa ako. Orpanage na yan. May, ano lang tayo orphanage. Hindi, kasi may ano kasi ako pas, pero ayokong i-ano kung ba't parang ano ko, ano. Pero may nag, ano sa akin before, may business siya yung K-Egg. Offer niyang alagaan ka niya. Oo, kilala mo kung sino ako nanonood ka. Ganun, parang offer niya na parang, sige, ito yung nangyari sa pass mo, ganyan, may scam nga. Ganyan. So parang, so what should we do? I want to ano na, ganun. So kung parang mag-first move ka, totoo nga yung sabi ni Kuya Koy na, doon na sa magbe-benefits ka din talaga. Pero iba-iba kasi minsan gusto mo rin mag-first move kasi ang cute lang din nung guy. Tanga ka pagka ganun. Wala kang utak nun. Auntie. Iba. Rich! Yo! Milk and Wine! Milk and Wine Milk and Podcast! Sa mga gusto maglagay ng logo dito, dito. Message nyo ako. Dito. Sa mga babae gusto mag-guest dito, message nyo sila Brua sa Instagram. Pag ayaw nyo, bahala kayo.